Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. May-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kunin yung galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Kunin yung galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Kunin yung galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Ang tawag dyan, demokrasya. Ang tawag dyan, demokrasya. Kaya, kunin yung galitin ng anak, ha? Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Ito ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Kibuloy. Ako lang nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Kainin yung dalawang bobo. Oh, hindi, di ba sabi nyo, hindi morang bobo? Kainin nyo yung dalawang bobo, ha? Pagka hindi, ha? I think he
is a false prophet. I think he is a false prophet. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Diretsuan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa relihiyon. Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Ang tawag dyan, demokrasya. Na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Kung mga hunghang kayo, sino kayo? Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. I do not believe in Kibuloy. May kalalagyan kayo. Nagagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, hello everyone, good evening and welcome back to me and welcome back to every one of you. My name is Direk Freddy Valera, ang nag-iisang kabugera at etchusera at kabugera. Ano pang hinihintay nyo? Mag-like na kayo at mag-type action at mag-batian portion na tayo at welcome to me. Thank you so much. At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga lahat ng ating mga kaeksena ngayong araw na ito. Andyan sino? Nandyan na nga si Franz Winnipeg, si Liz, at nandyan rin si Jinky, si Ado, si Desma, si Lovely May, si Lord Glenn, at si Mila Thomas, at si Rob Kenneth Rubia, Sunday Oscala, tama ba? O Kasla, sorry. At kay Lorena Silverio, Arnold J, at nandyan din si Tina B. Mandu, Ja, Jinky, One Talk PH, hello again, at kay May O'Neill, hello din po, at kay Tita Arellano, hello po, magandang gabi from Greece. Hello sa inyo at maraming salamat. Romel Sigua, Phil Christian Rafanan at Ben Tado. At kay Myla Briones, KFC Black Rider, Eliasar Makapagal. At nandyan din si Kratos Channel Ligaya Iman Basaya at Anlacaria Radmamba, Stone Trooper, Paolo San Pedro. At kay Raquel Sarito, Rose Pablo ulit. At kay Lea Marian Ang. At kay Mama Lucy Maokahay Ate. At kay Timmy Kalilap. At Pachuchay Haiti. At kay Annie Brookman, Stone Trooper ulit. At Ligaya Baldo, Michelle Manansala. At kay INC. At kay Jeric Peñales. At kay Jean Cohi, Angeline Asuncion. At Jimpy Presto, Lisa Labres o Labres. At kay Romel Sigua ulit. At kay Mando ulit. At syempre nandyan din si Sara Mariano, Jesse Romelo, Romelo. At kay Merlat OFW, The Junior, MJ. At kay Tina B. At kay Saisem. At kay Moise Barreto. At kay Aisa Sagod, Yonela Gines. Hello po, at nandyan din si, wait, tumalon ako, na kay Lunila Genius pa lang ako, at kay Margarita Toribio, Jeric, at kay Anlacaria Raquel, o yung mga nabati ko na, magpapaulit! Mary Rainforest Jungle, at kay Phil Christian Rapanan, Inday Sosi, Island Rook, Kuya Arnel, Ariel 27, Rowell, Revita, Miss Marie, Ayi, Ooyi, Petisa, at Sharon Donato, Toti Cruz, at DM Channel, at kay Rose Pablo ulit, at Nenita Peters, at kay Phil Christian ulit, na naman, Teacher Celine, at Rolando Blanco, at kay Ailis Desma, at kay Poa Seal, hello po, at salamat po, at kay Jenjen Gab, at Socorro Mala, Jujico Lucero, Abby Guerrero, Elvira Behar, at kay Ace PC Vlog, at Sure You Can, at kay Marilyn D. Guzman, at kay sino pa? May O'Neill at Arnel J at Arnel Pabro. Hello po, magandang gabi. At nandyan din si sino pa? Wait lang, tumalon. O, Nelly Bill at kay Christine Ivy Suniga, LB Caranto at kay Mike at kay Two-Way Radio at kay Willie Solamero. Solmero pala, sorry. At kay nandyan din si ano to? Socorro Mala, Lori Estrella, Aljo Ramos, Benta ano to? Bendetado at kay Kento Burayan at kay Ninitas Vlog, Herbert ano to? Herbert Kulanko ba yan? Ay, charot lang. Herbert Santos, Ali Balmar, Johnson, Hong Sin, at kay Fernando Marcos, at kay Preth Jules, at Spy, hello sa'yo, at kay Believe and Dream, at kay Reginald Elamparo, at kay Tani, hello din, at kay sino pa?
Sino pa? Rowena Dulay, William Torres, Juliet, at kay Zen AIJC, at kay Batang, hello po, at kay Joel Depano, at Emily G. At nandyan din, sino pa? Tumalo na naman ako. Sunny Cabanyes, at kay Edgardo Gomez Jr., at kay Rose Pablo ulit, at Andrew Patawaran, at kay sino pa? Rina Cruz, at Lyra Joy Galvez, at kay Chef Kitchen, at Arniel Pabros na naman, at Pink Pepet, at Lady in Red, at kay Lorraine D, at kay Christine Ivy Suniga, Pepe Malonso, at kay Araceli Ebreo, at Jones Kiko, at sino pa? Yung mga nabati na! Gio Kusama, Trubisia, hello din po, at kay sino pa? Si Sharon Molero, at kay Chris 78, at kay Maxine World, at kay Prince Jay Banares, at kay Memory, hello po, at kay Rizal D. Cornell, hello po, at magandang gabi din kay Lea Corpus, at kay Susie Su, at Elsa Aquino, Jimmy Boy San Gabriel, at kay Maria Judy Salcedo, Cutie Puti Tameli, hello po, at kay Elizabeth Fernandez, at Agile TV, Salvador de Ocampo, si Donski si Donski TV, at kay Mabs AMC, at Iris Desma, at Pinay from DC, at kay Cutie po Nicolas Nunag, at kay Lorena Silverio, Isley Innocent Grassy o Gracie Mountain, at Jane K. De La Cruz, at kay I Am Rain Elsa Aquino ulit, at kay Marjorie, hello po, at kay dyan si Ma'am, cute Ma'am She, John Skiko, The Harbinger, Binger pala, at kay Agil TV, at Brands TV, Daisy AL, Rose Pablo, M. Garcia, JB Villamor, Salvador de Ocampo, Opel Angeles, at Dario Alexander, at Lenny Channel, at kay M. Garcia, at kay sino pa? Kay Bochok, andiyan si Bochok, sino pa, ani Brookman, watching, eating, binatog, sana all may binatog. Oh, thank you po, wait lang po ha, uubusin ko lang to ma'am. At nandyan din si sino pa? Rodrigo Cordovis, hello po. At syempre nandyan din sino, si Pablito Silungan, Lori Pajardo, Paul William Meneses, hello po, at Enrique Siliendra, at kay Juliet Serra, at kay Cherry, at kay Riders for Life, Jolly Gabilino, at kay Samoy Vlog, at sino pa, Mangkanor, at nandyan din si Jesus Manlapig, at si Marilu Antig, at Rochelle Recto Ignacio, at nandyan din si sino pa, ayan na nga, ang dami na naman, Teresa Tan, hello po, at kay Brian Juliet, at LJ Basa, hello po, at kay Prince Jay Banares, at Kunyang in London, hello po, at Lisa ulit, at kay Narcisa Bitor, at Mark Noel Mendoza, at kay INC ulit, at Agile TV ulit. O, sino pa? Mora MGH, at Ba Soriano, at Miss Perez, hello! Alam nyo mga kapatid, mga ka-eksena naman, pagka nagbatian na tayo, pag narinig nyo na yung pangalan nyo, wag muna kayo mag-comment para mabati natin yung mga bago. Raquel Santos, di ba? Rebecca Abobias, King Edward Bahrain, at sa mga bagong pasok, Jamie Balls, Mamayte Baisa, di ba? Para po sila naman mabati. Kasi kung tutuloy-tuloy, kung magpapaulit-ulit, may hirapan tayo yan. Hindi kagad tayo makapag-start. At sana po sa mga hindi nababati, halimbawa nalalaktawan kasi ang bilis, sikita nyo na nga, ginagamitan ko na nga nito, ginaganyan-ganyan ko na. Oh. Diba, ako rin sa Ebanghelista, sana wag po kayo magtatampo, diba, Amor Saldivar, oh, at Daisy Camarote, hello po, at LB Sanchez, at kay Helen B. Lorente, diba? Sa mga hindi po mababati, ha, James DXB, hello po, at kay Yuna Unica, at Rona R, at Riders for Life, ha? At Melly K, hello po. Paul 777TV, hello din, at Lenny Channel, thank you po ha. Ganito mga kapatid, Lord Glenn at Friends TV, makinig kayo ha. Pagkasakali po na kayo hindi ko mababati, it doesn't mean na hindi ko kayo mahal. Mahal ko kayo, kaya lang ikinakatakot ko ito. Kaya kung ninyong galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Mahirap yung pag napindot yung vibrator. Ano siya sabihin nyo? Praise the Father. What the fuck? What the fuck? Jacqueline Manaloto, pangalawa na po ito, hindi nyo naririnig ha?
Joel at Jen at kay ano pa, Alma Sophia at Marber Avila at Helen ulit at kay Leslie at kay ano pa, Aljo Ramos. Diba? Diana Conde at Wendy Francisco at B-Mix Vlog at Edmund Bautista at Pasky. Hello po at Rosita San Juan. Okay? So, gusto niyo na po ba simulan natin? O, kung gusto niya na simulan, mag-type action po kayo dyan. Sa mga hindi ko po mababate, mahal ko kayo. Talagang kailangan na po natin magsimula. Okay? So, sa mga hindi na babate, please lang, wag po kayo magtampo. Hawak ko pamilya nyo. Diba? Gladiator, salamat. Direct your Cabuguero fan from Toronto. Salamat din po, ma'am. Tama ba? Annie Brookman, maraming salamat po. Sana lahat may binatog. Okay? Thank you sa inyong dalawa. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. So, mga kapatid, mga kaeksena, welcome po sa ating live stream ni Direk Freddy Valera. At bago po tayo magsimula, mga kapatid, ay meron po tayong ditong, syempre, live survey po ito. Ito ay opinion po ninyo. Okay, kahit ano po ang sagot nyo dyan, wala pong tama, walang mali, kasi yun po ang inyong pananaw, di ba? Psalm Sunday in 2 hours, ha? Huwag nyo kalimutan. Praise the Father. Charot. Thank you so much, Roger Lagarde, ha? Okay? So, ang tanong po natin dito, ano sa tingin ninyo, bakit kaya hindi kumikibo si Vice President Sara Duterte, Edmund Bautista, makinig ka ha, tsaka Jimmy Boy, doon sa ginagawang harassment o pambubuli ng China sa West Philippine Sea, Jaime Martinez. Buenas noches, Direk. Feliz Navidad. Ay, wala pa pala. Feliz fin de semana. Akala ko, Pasko na. Okay? So, ang aking ginawa po dito, eh, syempre, opinion lang naman to. So, kung saan nalalapit ang inyong opinion, eh, pwede kayo mamili. At meron ditong konting twist, okay? O, kung gagalingan nyo mag-isip, ha? Sa mga new subscriber po natin at mga pioneer, salamat po. Ito ang unang tanong ay sagot. Ang sumagot ng 68% ay hindi kasi BBF nga sila. Tapos may secret deal pa, yung tatay. Yung pangalawa naman natin ay may 10%, kay Kibuloy lang siya may pakialam. At yun naman sa pangatlo na may bumoto ng 5%, dead ma lang, may lahing Chinese daw sila. At doon sa ating pang-apat, ang pinakamalupit, praise the Father. What the fuck? Kanina umaga yan, eh grabe no, no comment daw. So eto na nga mga kapatid, mga kaeksena. Gusto ko munang batiin ang ating mga kababayang OFW. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo palagi dyan sa inyong kinalalagyan at i-enjoy nyo po ang mga panahon na kayo ay malakas at mag-iingat kayo dyan. At syempre pa, binabati po natin lahat ng ating mga live viewers ngayon. At syempre, binabati ko yung aking mga kabugeras moderators. Andyan si Jack Constantino, si Nosferatu, si Daisy Taglay, si Erica at si Maria. At lahat ng mga naka-blue name dyan ay ating mga moderator. Kaya behave lang kayo dyan. At syempre, binabati po natin ang bonggang-bongga Original Spice Girls, Mama Mi TV, Ma'am Rowena Abe. Ay, hindi pala. Wala na pala yun. Ma'am Hilda Enriquez at si Malditang Lola at si Tita Edita Yamaguchi. At syempre, nandyan din po sila si Robert Ramos. Nandyan din si Ma'am Terry Ramon Gardose. Ma'am Maria Nancy Maru. Ma'am Malushi Mauka. Ma'am Therese Hellman. Ma'am Leonor Won at Mami D. Okay. Simulan na natin. Ruby Del Rosario at Christian Gamulo at kay Rudy at kay Jan Maribig Frias at Divina Balamoros at L'Oreal Batuak at kay May O'Neill ulit, Ara Ibarra at kay Warlita Ramos. Hello po at welcome sa ating live stream. Doon sa mga nag-aantay na may susunugin tayo, meron mamaya. Kalwa lang kayo. Ha? Relax lang kayo. Meron tayong konti lang naman ang ipapakita natin. Sunog na naman. Okay ha? Relax lang kayo mga kaeksena, mga kapatid. Yung sa susunugin, maya-maya konti. Ngayon po mga kapatid, dahil weekend at sana nag-i-enjoy kayo kung saan man po kayo nandoon at nagpapahinga, nag-relax, shidigong, eh maghahatid lang po muna tayo ng mga balita ngayong araw na ito. At isa sa mga unang balita natin mga kaeksena ay ito na nga. Nako. Sino dito ang may mga sasakyan?
May mga kotse, four wheels, hindi ho motorsiklo ah, hindi ho two wheels. Jepria, hello at Christina, Santiago, hello at Berna, Kanyeda at Jinky at Marita, Cleon, hello po. Sino may mga kotse? Kasi dito po mga kaeksena, nakakalunos-lunos na pangyayari po sa dalawang bata na magpinsan ang namatay sa loob ng kotse. At may nagsasabi po na tila may foul play na nangyari at hindi po yun aksidente. Okay? Tila po, sabi nung iba ay para daw itong sinadya di umano. So, atin pong panoorin at alamin at tayo po'y magbigay ng komento, opinion dito. Kasi marami sa mga kababayan natin, although wala akong sasakyan, eh hindi ho tama na iwan ho ang, o kahit ho kayo mismo ang matulog sa loob ng sasakyan. Hindi ho advisable na gawin yung tulugan ng sasakyan. Okay? Lalo na po ta saradong-sarado yan. Eh, pagkapatay pa yung makina mo at di ka, di ba? Wala ka pang aircon. Di ba? Sensei Lar. So, eto mga kaeksena, nako, nakakaawa po at condolence po doon sa mga kamag-anak o sa pamilya ng mga nasawi. Okay? Paano nakapasok ang bata sa kotse? Kaya nga po yan ang malaking tanong at ating titignan nga kung paano nangyari ito. So without further ado, pakinggan natin. Mamaya na po yung susunugin natin. Kumalma kayo. Mag-ready na kayo ng tubig para pag nasunog ulit, iyak. Oh, ito na mga kaeksena. Siyempre, lalakasan ni Direk Freddy yung volume niyan. Oo, ayan. Mahina kasi palagi yan eh. Oo. Oh, di ba, Mantemyong? Magandang gabi sa iyo, Mantemyong. Kamusta? Kailan ang exam ninyo? Malapit na ba? I can wait to be interview a lawyer, okay? Charot, tuloy na natin. Pasok! Patay ang dalawang batang magpinsan sa Angeles City matapos makulong sa nakaparadang kotse. Ayun pala, oh, nakaparadang kotse. So, ibig sabihin, ano yan, patay na yung makina niyan. So, kung nakalakyan at silyadong silyado, ano mangyayari sa'yo dyan? Tapos, halimbawa na lang, hindi pa maganda yung amoy ng loob, no? So, pocket ka dyan. Ramon Gardose, may message ako, ha? Pasensya na nung nakaraan, natabunan kasi. Ang dami nagme-message sa akin ng mga link-link, eh. Nang alin, Biba Max daw. Charot lang. Salamat, ha? At sa mga nagpakulay ngayong ang araw na to, eto para sa inyo. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Okay, tuloy natin. Pasok! Hinala naman ang kanilang pamilya, hindi aksidente ang pagkamatay ng mga bata. Live mula sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si... At taga Pampanga, sino yung mga kapampangan dito? May Kenny, saguli! Shoutout sa inyo mga kapampangan natin kay Xena dyan. Hindi ko man alam ang paano sabihin at banggitin ang magandang gabi sa kapampangan. Basta, may Kenny, manyaman. O yun na yun. Rainiel Pawid, Rainiel, ano ang sabi ng pamilya ng mga bata at ano nga ba talaga ang nangyari? Oo. Jester, hindi pa rin nga matanggap ng kaanak ng dalawang bata na sa trahedya hahantong ang paglalaro lang sana ng magpinsan kahapon sa labas ng kanilang bahay. Wala na raw panahon para magsisihan pero may paalala sila sa mga nangungutya na tuloy-tuloy nga yung pagsasabi sa kanila ukol umano doon sa kanilang kapabayaan sa dalawang bata. Bandang alas 9 ng umaga kahapon sa kuwang ito ng CCTV sa barangay Malabanya sa Angeles City, Pampanga. Makikita ang dalawang batang ito na nagtatakbuhan sa tabing kalsada. Ilang saglit pa nilapitan nila ang isang nakaparadang kotse. Umikot sila sa kabilang bahagi ng sasakyan. Hindi na nahagip pa ng CCTV pero pumasok na pala ang dalawang bata mula sa passenger side ng kotse. Makalipas ang 4 na oras, dumating na ang may-ari ng kotse. Pagbukas niya ng sasakyan, laking gulat niya nang tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata. Pinagkaguluhan ito ng mga residente. Napag-alamang magpinsan ang mga nasawing bata na kinilalang sina Daryl Alibio, 3 taong gulang, at Marvin Bula, 2 taong gulang. Base sa imbestigasyon ng mga pulis, hindi na ilak ng may-ari ang naturang sasakyan ng iparada niya ito. Kaya ito nabuksan ng mga naglalarong biktima. Nakaburol na ngayon ang magpinsan. Kwento ng kanilang mga magulang. Yung dalawang bata, kumakain lang dito. Tapos yung tatay niya, bumili lang saglit sa tindahan.
Tapos pagbalik niya, wala na yung dalawang bata. Tapos yun, nagtaranta na sila maghanapan. Napunta na nga kami sa checkpoint, baka motor, kakahanap sa dalawa, baka sinama lang ng mga batang mumalimos, ganyan, na baka naligaw lang. Base sa medical report, asphyxia by suffocation o kawalan ng hangin ang ikinamatay ng mga bata. Pero hindi kumbinsido ang kanilang mga kaanak. Kasi sa sitwasyon ng anak ko, parang bugbog sarado yung anak ko. Pero may CCTV naman eh, no? Di ba? Hindi, wag muna tayong manghusga dito. Wag muna tayong magbigay ng... Pero kung titignan lang natin, ayon sa pinakitang CCTV, di ba? Oh. Wala namang nangyaring pambubugbog kung tutuusin at naka-record naman. Di ba nga, hindi na nakuhaan sa CCTV na pumasok na at nang mabuksan na yung sasakyan, eh ayun na yung tumambad. Di ba? Kailangan talaga to ng masusing investigasyon kasi kung may hinala yung pamilya na may something na iba, masakit talaga tanggapin yun. Pero bugbog, ewan lang natin. Sige po, pakinggan natin si ma'am. Kasi duguan siya. Hindi po namin matatanggap na suffocate lang. Giit naman ang ama ng may-ari ng kotse, aksidente ang nangyari. Natutulog daw sa loob ng bahay ang kanyang anak, nakagagaling lang sa biyahe nang mangyari ang insidente. Oh. Matinding trauma rin daw ang inabot nito nang makitang may patay sa loob ng kanyang sasakyan. Nabigla din kami kasi hindi namin... Sa mga may sasakyan dyan, mas madali niyong maiintindihan yan kasi may nagko-comment nga ng may child lock, no? Kasi hindi ako pwede mag-comment pagdating dyan sa sasakyan na yan. Wala naman ako sasakyan, di ba? Alam ko na may mga lock yan at alam kong kung anong bang, di natin alam kung anong bang brand, model yan, anong merong features dyan sa lock na yan, or lahat na ba ng mga sasakyan automatic na child lock na agad yun. Kasi di ba, mayroon talagang kailangan pindutin, di ba? Ang maganda rito, magkaroon ng masusing investigasyon, huwag muna magsisihan. Kasi pag dinaan to sa sisihan, kasi napabayaan nyo yung sasakyan, tapos sisisihin naman, napabayaan nyo kasi yung anak nyo maglaro sa kalsada. So magkakaroon lang ng lamat ang buong pamilya nila o yung kanilang angkan sa nangyaring ano, sa nangyaring trahedya na yan. Tama ka, Direk, walang kuha sa CCTV. Pwede kasi kawalan ng hangin. Yun nga po, suffocation, di ba, Mantemyong? Kaya lang, ang kiniklaim nung nanay ay bugbog daw yung katawan. So, pero sa autopsy, suffocation yung nangyari, di ba? Ang magandang gawin nila dito, wag na lang muna magsisihan, antayin ang resulta ng iba pang gagawing investigasyon at kakalapan ng mga sakaling pwedeng makapagbigay pa ng linaw sa nangyayari, di ba? Kasi kung halimbawa lang po in general, ilayo muna natin sa usapin nung kaso na to o pangyayari na to. Kung halimbawa ako, yung anak ko, naglaro sa labas at hindi ko binantayan, hindi ko, hinayaan ko lang, automatic meron ng akong alin? Kapabayaan. Diba? Automatic yon. Once na ikaw ay hinayaan mo lang yung anak mo, na alam mong may peligro, kahit sabihin mo pang sa tapat ng bahay nyo, tapos sabihin mo pa kalsada. So dun pa lang meron ka ng kapabayaan. Punta naman natin, halimbawa si kuya, eto, yung may-ari kunyari ng kotse, meron din siyang kapabayaan. Bakit? Kung halimbawang walang batang pumasok dyan, halimbawa ang nakakita at pumasok dyan karnaper. No, manatiktikan. Oh, hindi nakalak. Pare, hindi nakalak yung kotse ron. Tara, tirahin natin. So, may kapabayaan ka kasi hindi mo nilak. Di ba? So, masakit tanggapin, pero kung aalisin natin ang sitwasyon sa nangyaring trahedya na yan, ibang anggulo natin tignan, pareha silang may kapabayaan. Tama, mali? What the fuck? Oh. What the fuck? Oh. Pwede rin itong sinasabi ni Believe the Dream. Direk, baka may tinataguan yung bata, baka nabugbog muna tapos naghanap ng pagtataguan, sa kotse sila tuloy nagtago. Pwede rin po. Kaya kailangan talaga ng tawag dito, wag muna silang magkomento sa isa't isa. Talagang
lalong magiging magulo at mahirap para sa kanilang tanggapin yan. Kasi kung halimbawang kamag-anak eh, di ba? Tapos magpinsan o kakilala pa nila yung may-ari nung sasakyan, di ba? O mismong kadugo pa nila, mabigat, di ba? So, abangan natin. Siyempre, sigurado, mababalita yan. Wag lang sanang dalin sa Rapi Tulpo pa, di ba? Okay na yun. Kaya naman ang lutasin ng ating mga pulisan yan. Huwag na ho nating pang ipatrending pa yan dun sa programa na kung saan may ano. Alin, Direk? Ang tawag dyan, demokrasya. Oo. Tuloy natin. Basta po, pagdating sa usapin, yan sinasabi nyo, child lock only work kapag yung sasakyan umaandar. Kapag nakapark, pwede na bukas yan at hindi na nakalock. May ari yun mga bagong kotse ngayon, automatic lock siya kapag nakapark at 5 minutes, automatic. So, paano nga po nangyari na ano, na nabuksan ng bata? Kung ipinark na nung may-ari ng sasakyan, eh, nakapasok agad yung mga bata. Diba? O, tuloy natin. O. Inexpect na mangyari yun. Kasi araw-araw, ganun yung routine ng anak ko. Ayun, yun. Ng umaga. Yun. Pwede rin yung sinasabi ni, ano, na, alimbawa, yung dalawang bata, pumasok. At syempre, mga bata pa nga eh. Anong alam nila paano buksan yung pinto, 'di ba? Eh ang pinto ngayon, dati ang pagbubukas ka ng pinto, ito yung ano, 'di ba? Yung mga kalumang sasakyan dito, atake mo. Ngayon, igaganon mo na lang sa may dito, 'di ba? Iaangat-angat mo na lang ganyan, pak, bukas na. Hindi ka na magagaganon-ganon pa, 'di ba? Or kaya kung magtitrip at maglalaro yung mga bata, laruin yung bintana, di ganun pa nung araw, di ba? O ay ngayon eh, pipindot-pindot ka na lang. So, baka malamang din, hindi alam ng mga bata paano makalabas, kaya nagkaganyan, di ba? Sa kadirek, mahirap talaga kung walang parking, kung may parking yan nasa loob ng bahay. Isa pa yun, di ba? So, para sa akin, inilalayo ko na lang, pero pareha silang may kasalanan dito at may kapabayaan. Kaya humantong sa ganito. 'Di ba? 3 and 2 years old, walang alam ng muwang 'yan, 'di ba? O tuloy natin. Tigla din kami kasi hindi namin expect na mangyari 'yun. Kasi araw-araw ganun yung routine ng anak ko. Uuwi ng umaga. Tapos matutulog, maya-maya aalis na. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung may kapabayaan ng driver ng kotse. Paalala nila sa mga may sasakyan, huwag iwanan na nakabukas ang yung sasakyan, mag-iwan ng mga mamahaling bagay, importante sa iyo. Ngayon, hindi nga nawala yung gamit mo, pero may nawalang buhay ang nawala. Ang lola naman ng namatay na magpinsan, may mensahe sa mga pumupuna sa kanila dahil sa umunoy pagpapabaya sa pagbabantay sa mga bata. Kung saan nyo ko sasabihin na ngayon na pinabayaan yung mga anak nyo na ganyan yung mangyari, managot yung may, mga anak. Dapat po ba yun? Pasalamat kayo, hindi sa inyo nangyari sa mga anak nyo yan. Hindi ka gusto ng mga magulang na mamatay yung mga anak nila. Kaya dapat yung manahimik sila. Naiintindihan naman natin si nanay. Goku Baba, wait lang ha, salamat po. Mag-ano lang tayo. Intindi na lang natin si nanay na hindi niya, although tama naman, wag pagpiestahan to. Kaya lang, nasa news kasi, di ba? Nai-news po kayo nanay eh. Kaya hindi niyo maiiwasang may mga magkokomento dyan na baloktot. Ganun pa man po, para sa akin, ano, naiintindihan ko na yung pighating dinadanas nyo, kaya nyo nun sabi yan. Pero, in time, pag nag-heal na po kayo at nalagpasan nyo na yung trahedyang ito, marirealize nyo rin po na meron talaga pong kapabayaan. Kasi 2 years old o 3 years old yung bata po, hayaan nyo mag-isa lang maglaro sa kalsada. Di, kayo na lang po bahalang mag-analyze. 2 and 3 years old na bata, papabayaan nyo maglaro sa kalsada kahit pa sa tapat ng bahay nyo. Walang nagsusupervise. So doon pa lang po meron ng alin. Pagpapabaya, yun lang nanay. Pero nakikiramay po kami sa nangyari sa trahedya sa inyo. Jester, kaninang hapon nga ay nagpaabot na ng tulong pinansyal ang City Social Welfare Office dito sa mga kaanak. Nakikipag-areglo na rin ito nga pamilya ng dalawang bata para magkaroon ng koordinasyon sa Commission on Human Rights para sa re-autopsy ng dalawang biktima. Jester. Oo. Nag-uulat mula sa Pampanga. Maraming salamat, Rainiel Pawit. Kaya kayo mga kapatid, mga kaeksena, no? Kung kayo may mga anak, sana maging ano na rin to, halimbawa na
magmulat na rin sa isip ninyo. Hindi to, sa, kahit dito sa lugar namin, may dami ko nakikita dito. Eh. Kahit isang taon pa nga lang, nagkakakalkal na ng mga buwa-buwangin dyan. Diba? Pero sasabihin, eh mahirap kasi direk eh. Hindi po dahilan yung pagiging mahirap para pabayaan mo yung anak mo. Diba? Lalo mo lang pong ini-expose sa problema yung anak mo. Yung pwedeng madisgrasya, pwedeng magkasakit, pwedeng kung ano mangyari dyan. Kasi nga, pinapabayaan mo dyan. Yun na lang. Pero condolence pa rin po. O ito mga kaeksena, susunod. Ako, type action, halika na. Nakakalungkot na balita. Pero kailangan natin mag-move on. At maraming salamat sa mga nagpakulay. Thank you po. Ito na o. Kalma na ako. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, ito mga kaeksena, kailangan ko na naman dito ng inyong opinion para sa inyo. Okay, at wala pong mali at tama dito. Basta ang mahalaga, may ipakita nyo at mapabasa nyo, maparinig nyo ang opinion ninyo dito sa susunod. Kasi nakakagulat din to eh. So, eto na. Lakasan lang natin, sigurado mahina na naman yan. So, dito sa Cebu mga kaeksena, yung kanilang gobyerno o LGU sa Cebu ay may ginagawa pong alin? Bagong Kapitolyo. Pero but wait, hindi lang basta Kapitolyo. At hindi lang basta kung saan. Alam nyo ba kung saan tatayo yung gagawing bagong Kapitolyo ng Cebu daw di umano? Sa ibabaw lang naman ng bundok. Diba? May WOA na daw si Apolona Shanwain and attorney. Oh? Grabe naman yan. Oh, eto mga kaeksena. Pag-usapan na natin sa susunod. Oh, eto na. Pakinggan nyo to. Grabe naman to. Oh. Ikinababahala ng ilang residente ang planong pagpapatayo ng bagong Kapitolyo ng Cebu sa ibabaw ng bundok. Takaw landslide daw ito, lalo't pinatag at kinalbo ang bahagi ng bundok. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Bago kayo magbigay ng opinion, pakinggan nyo po muna si Mayor Gwen kung ano ang kanyang dahilan at paliwanag kung bakit sa ibabaw ng bundok sila magtatayo ng alin ng Kapitolyo. Viral sa social media ang mga Ang sakit sa mata eh, no? Ang sakit sa mata, tignan, no? Ang gaganda ng bundok, oh. Ang ganda, tignan, no? Hindi man siya Chocolate Hills, pero biglang, anyari, bakit naging ganyan yung bundok? What the fuck? What the fuck? Eh, pakinggan nyo muna bago ako mag-react dito sa ginawa nila na ito. Rawang ito ng kinalbo at pinatag na bundok sa barangay Kambuhawi sa bayan ng Balamban, Cebu. Ay, no, pinatag doon, no? Oh. Ang galing, ha? Tapos may kalsada na siya, pataas, oh. Wow. Amazing. Easy. Diyan umano itatayo ang bagong Kapitolyo ng probinsya. Maraming netizen ang tumaas ang kilay, lalo't maraming puno ang pinutol. Pinuntahan ng News 5 ang lugar, pero pinagbawalan kaming pumasok at kumuha ng video. Instruction sa babaw, sir. Ang instruction sa itaas, hindi pa pwedeng papasukan dahil ongoing pa ang operasyon. Nakaw. Ultimo yung mga residente dito, pinagbabawalan namin dahil baka maaksidente. Ayon sa provincial government. Ang pangit, oh. Ang sakit sa matang tignan, oh. Anyari sa inyo dyan, Cebu? Bakit dyan pa? Grabe naman. Sino yung mga taga-Cebu dito? Okay ba sa inyo yan, mga taga-Cebu? Ang ganda, halimbawa, yung view na yan. Nando ka, halimbawa, sa isang resort. Tapos, lalabas ka sa bintana. Pag silip mo, ganyan, oh. Ay, may nalaglag. Di ba, may nakita ka na ganyan? Nakakatuwa ba yan? Ang pangit ng view eh, no? O, tuloy natin. Permit ng Cebu, proyekto ng DPWH ang ginagawang access road. Nakaw, babanatan ko kayo dyan. Pag meron kaming naamoy dyan, maniwala kayo sa amin. Kahit pa sabihin yung pro-BBM, pro-government ako, pagka may sablay dyan, yari kayo sa amin. Ayusin nyo yan. Siguraduhin yung legal lahat ng ginagawa dyan. Pag illegal yan, naku po, kasama kayo sa mga babanatang ko.
'Di ba? Roger Lagarde, paano mo malalakad ang mga papeles sa munisipyo? Paano na maglalakad ng mga papeles sa munisipyo? Pupunta ka ng munisipyo, Kapitolyo, no? Magkano pa masahe? 200. Boss, ang punta mo? Munisipyo po. Ay, hindi ko kami pwede. Bakit, boss? Tricycle kayo, ah. Hindi, doon kayo sa bus. Hindi, joke lang. Oh, shoutout sa salamat Roger at kay Gidax. Salamat po. Wait lang, parang mahina yung kalma ko, ah. Lakasan lang natin. Wait lang. Ano ba nangyari sa kalma? Ayun, mahina nga. Oh, yan. Sige, game. Kalma na tayo. Salamat po, Gidax at kay Roger. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Hoy mga bakla, abangan nyo yung susunugin ko, ah. May susunugin ako, abangan nyo. Kalma lang kayo ng konti. Painitin muna natin. O, pasok! Ito ang magsisilbing access road o kasada sa itatayong bagong Kapitolyo ng probinsya ng Cebu. Nasa isang oras at kalahati ang layo nito mula sa kasulukuyang provincial capital na nasa Cebu City. Oh. Marami ang hindi natuwa dahil bukod sa malayo ay kitang-kita kung paano ito nakaapekto sa kalikasan. Kinailangan pang putulin ng mga puno at tapyasin ang kabundukan. Oh. Ang mga residente sa paanan ng bundok na babahala sa posibilidad ng pagguho ng lupa. Nako po! Mayor! Mayor nga ba? Governor? Governor Gwen ba? Basta, Madam Gwen, ano po ito? Sana po reasonable o reasonable po ang inyong ano, ha? Sasabihin dito kapag hindi po yan maganda at walang katuturan. Nako po. Oh. Praise the father daw. Oh. Tuwing umulan kasi direktang umagos ito ang tubig sa Noy, sa may kasada namin. Oo, oh, kasi nga wala na ng mga puno na dapat sisipsip, 'di ba? Dahil kalsada na 'yung daanan, 'yung tubig diretso pababa. Eh, pag malakas ang ulan, malakas din ang ano niyan. Eh, sabi nga ni Madam Lenny, 'yung electric current niyan, guguho ay ano 'yan, lulu ano 'to? Bubulusok 'yung bababa. 'Di ba? Oh. Ma'am Lenny, hello po, shout out. Ba't hina tayo, ha? Charot lang. Oh. Ang kinabahala namin, sir, is kapag mas dumating yung malakas na ulan, baka nung mag-landslide pa. Oh. Pinuntahan namin ang barangay. Wait lang. DNR! DNR, tao po! May tao ba dyan? DNR, alam nyo ba to? Ha? Baka alam nyo to, yari kayo. Sabi ko sa inyo, ha? Ulang Kambuhawi at munisipyo ng Balamban para kunan ng reaksyon ang mga opisyal kaugnay sa mga hinaing ng mga residente, pero walang humarap sa amin. Kinukumpirma pa ng News 5 sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kung may Environmental Compliance Certificate o Alvin Perez, sabi, Kapitolyo ang sabi, Kapitolyo. Balita, hindi ako ang fake news dito, ha? Oh. Yan ang sabi, oh, bagong Kapitolyo ng Cebu itatayo sa bundok, ikinakabahala ng mga residente. Oh. CC ang ginagawang access road at ang itatayong Kapitolyo. Ang bayan ng Balamban ay nasa west coast side ng Cebu City. Ako kung titignan ko, nakakatakot nga yun, eh. Bagalimbawang bagyo, tapos ganun lang itsura ng bundok, ay guguho yung lupa ba pag lumambot. Kahit may nakatayo na structure dyan, eh kung halimbawang yung lupa niya ay gumuho, ay dinapirwisyo pa lahat. Oh. Nasa 50 hektarya ang masasakop sa itatayong bagong Kapitolyo. Dito ilalagay ang government center o ang mga provincial at regional offices ng national government agencies. Tanong, wala po bang ibang pwedeng paglagyan? Bakit dyan po yung napagtripan nyo? Hindi, nagtatanong lang tayo. Ano pong meron sa bundok na yan? Bakit yan po yung napili nyo? Tatanong lang, di ba? Oh. Una nang sinabi ng Cebu Governor Gwen Garcia na layo ng pagpapatayo ng bagong Kapitolyo sa Balamban na ma-decongest o mabawasan ang bigat ng daloy ng trapiko sa lungsod ng Cebu. Hakbang na rin daw nila ito para matulungang umunlad ang ibang bahagi ng probinsya. Sa ngayon, patuloy pa raw ang negosasyon nila sa mga may-ari ng lupa na pagtatayuan ng Kapitolyo.
sagit na po ang mga environmentalists, na anak kong uban bisag dili environmentalists, nakalit og environmentalists, nga na ay bukid diha nga gitrabaho. Okay? Ano sabi? Gidax, yung sahod ng J.O. mapupunta lang sa pamasahe. Diba? Oy, pakihinaan yung audio nyo dyan. Lakas-lakas dyan, oh. Sorry po. Tawag dito. Anong sabi ni Ma'am Gwen? Nabasa ko yung merong ano subtitle, pero yung huling sinabi niya hindi ko nabasa, hindi ko naintindihan. Oh, paki ano naman ako? Oh, ulitin ko ha, pakitulungan ako intindihin si Ma'am. Okay? Hindi kasi ako marunong mag-Bisaya ba? Pa na pagtatayuan ng Kapitolyo. Nagsagit na po ang mga environmentalists. Sumisigaw na naman mga environmentalists, sumisigaw na naman. Na anak kong uban bisag dili environment. Meron din iba na kahit environmentalist nagiging ano daw? Naging environmentalist. Ah, okay. Talist nakalit og environmentalist nga na ay bukid diha nga gitrabaho. Nganay, di buki diha, gitrabaho. Ano ibig sabihin nun? Yung trabaho, alam ko. Ano yung ngana, ano? Ngana ni, ano daw? Bagong trabaho for new drivers. Oh, ano, mayroon ba? Hindi ko naintindihan yung huling sinabi niya, eh. Ngana, ano? Na ay buki diha, nga, gitrabaho. Ano ibig sabihin nun? Mga Bisaya, dyan, tulungan nyo naman ako. Oh. Ang tagal, walang Bisaya dito. Isi. Anong sabi niya doon? Magandang gabi po, John Faustino. Excuse me. Dapat ang Kapitolyo ay accessible sa mga tao. Creating new jobs. Oh, yun ang sabi niya. Gereaksyonan lang natin to, ha. Okay. As of now, dili pa na province of Cebu. In fact, we're still acquiring the lots. Tingnan nyo, ma'am, wait lang. Sabi nyo, nakikipag-usap pa kayo and still acquiring dun sa mga, anong tawag niya? Lots. Acquiring daw dun sa mga lote. Sana po, bago nyo po pinaggagawa yung mga ganyan, kung lahat po ay magiging legal at walang magiging problema, pero meron pa pala kayong inaayos, nakikipag-usap pa, pero niraratrat na po dyan, oh. Kalbo na, oh. Patag na. 'Di ba? Hindi naman no ako against na ano. Baka ginto direct. Naghanap ng ginto. Wala nang ginto 'yan. Hanggang ngayon may naniniwala pa sa ginto, walang ginto. Alam niyo, hindi ako sarado ang isip pagdating sa paglago ng ekonomiya, paglago ng komunidad o pag-upgrade ng halimbawa tulad ng probinsya. Okay po 'yan. At maganda rin po yung sinasabi na magkaroon ng maraming trabaho, mga tao dyan. Pero yung sinabi nyong maging accessible, pahirapan yan eh. Diba? At saka po, kung gusto nyo pong magkaroon ng maraming trabaho, di sana po sa ibang lugar nyo gawin. Dyan pa lang po parang, ako ha, ano ko lang to, opinion ko ha. Siyempre, pag dyan mo ginawa, mas malaking proyekto yan. Pag malaking proyekto, malaking pera yan. At kapag malaking pera yan, maraming alin. Oh, hindi ko na itutuloy, kayo na lang magduktong. Diba? Kung sa patag nyo ginawa yan, ang dami namang lupa ng gobyerno naman, ma'am. Bakit dyan? Halimbawa, ayan na, maging Kapitolyo. Halimbawa, iyan yung magiging sentro di umano. Papaano naman yung malayo dyan sa lugar na yan? Diba? Papaano? Hindi, ganun. Di ganun din. Pabor lang yan dun sa malapit. Ang problema dyan sa paanan nyo, marami nagre-reklamo na eh. Oh. Diba? Oh. Yung sinasabi natin. Oh, para sa akin ha. Oh. Ano daw? Kickback, commission. Oh, wala akong sinabi. Hi, JCG. Oh, basta. Kasi pagkalimbawa, dun sa legal talaga at wala nang problema pagtatayuan ng bagong Kapitolyo, easy lang para makapag-alin.
makapagpatayo ng isang structure. Kapag bundok, gagamit ka ng pasangkaterbang mga alin, bulldozer, mga truck, 'di ba? Ang daming manpower na kailangan mo diyan kasi papatagin mo eh. 'Di ba? Oh. Kahit pa sabihin niyo may sasakyan at para maging Kapitolyo, masyadong ano. Pahirapan sa tao 'yan. Magkano pa masahip kung halimbawa sa paanan ka ng bundok ano? Aakyat kayo sa bundok para sa Kapitolyo. Anong lakarin nyo? O di sa baba, may tricyclean dyan, malamang. Or kaya pa, pwedeng pumasok. O limbawa, e-bike, kunyari. O, magkano pa masahe dyan? O, eh kung nandun yun sa mismong kapatagan na nakalagay, mas madali, di ba? Yun lang ang sa akin. Kaya dapat, DNR, magpaliwanag po kayo. Wala po ba ditong problema? Ito po ba illegal? Hindi po ba ito protected area? Ito po ba ay private property ng Nino? Pakilinaw po. Sabi ko sa inyo, babanatan ko kayo. Sumagot kayo dyan agad. Yari kayo pag nakita na naman ng isang senador yan. Grandstand na naman yun. Easy. Oh, tuloy natin. Oh, pakinggan. Pero ngayong taon daw target simulan ang konstruksyon ng bagong Kapitolyo. Ano namang gawing museo ang kasulukuyang provincial capital sa... Tingnan mo nga. Ang ganda-ganda ng inyong Kapitolyo, oh! Ano ba yan? Kung museo pala gusto yung gawin dyan, di lipat nyo na lang. Sa iba na laki magtayo ng museo, di ba, Ma'am Judy Rose de la Cruz? Nakakaloka. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ano daw? Ang ugbang mga residente sa Sugbo nagpakita ng pagkontra sa pagtukod sa lungsod. Ganun ba? May hinahanap mga yan o kaya korupsyon. Mas malaki ang kikitain dyan kasi bundok. Yun ang nga yung sinasabi ko kanina. Yun ang nakikita ko dyan kung hindi ginto ang hinahanap. Charot. Easy. Di ba? Oo. Kaya kayo, antayin natin. Siyempre, ganun lang magagawa natin. Wala man tayong kilala sa gobyerno, wala tayong kapangyarihan, isang maliit lang tayong vlogger, sinungaling pa. Brother! Praise the Father! Easy. Naiinip na ba kayong sunugin? Kalma lang. Ano na ba? Cebu City. Nagbabalita mula sa front. Tingnan niya, ang ganda-ganda, oh! Grabe, no? Makapunta nga dyan. Ay. Charot. Klein, Jan Arua, News 5. Basta, antayin natin, mga kaeksena. Uli ka na, next time, mga kaeksena. Nako, may init ang balita. Ito naman, mga kaeksena. Isa na naman tong ano, trending na naman to na kumakalat ngayon sa social media. Ano yun, Direk? Sino dito ang mga bikers? Bikers na hindi motorsiklo, ha? As in bikers o bisikleta. Taas ang kamay. Sino dito? O, pasintabi po sa inyo, ha? At sa lahat ng mga nagbabike dyan o mga bikers, oh, kayo, magbigay din kayo ng reaction dito sa ipapakita ko. Okay? Oh, ito siya. Oh. Meron kasi dito ang isang ewan ko siguro vlogger 'to, ah. Ngayon para sa akin, nagpapasikat for the content. 'Di ba? Oh. 'Di ba? Ngayon, iniisip ko nga kanina, sabi ko kay Marites, kasi sabi niya ano daw, hindi, parang medyo against siya ng konti sa akin. Pero sabi ko, kung halimbawang ako yung driver ng isang sasakyang kunyari, tapos na-aksidente ko itong biker, kahit wala akong kasalanan at ang may kasalanan ay biker, tapos napatay, sino may kasalanan? Ako! Ano magiging kaso ko? Murder!
O kaya, anong tawag dito? Ano bang kasong tawag doon? Yung reckless driving o reckless driving resulting to channeling Kimberlu. Di ba? O, panoorin nyo to. Tatanggalin ko lang po yung audio kasi baka makapiright tayo, ha? So, tingnan nyo kung kayo ay matutuwa. Kung halimbawa, anak ko to, kapatid ko to, kukunyatan ko yan eh. Anong trip mo sa buhay? Ano ka, nagpapaka-extreme ka ba? Oh, diyan mo ba yung tamang lugar para magpaka-extreme? Oh, pakinggan nyo. Ayan oh. Ang galing din nung nagka-camera sa kanya eh. Oh. Kuya, ano yan? Kinasikat mo? Kinapogi mo? Ha? Oh. Hindi nakakatuwa. Nakakainis lang. Tingnan nyo. Oh, whoop! Oh, ha? Oh, ha? Highway, whoop! Singit doon. Singit dyan. Whoop! Singit. Whoop! Singit ulit. Oh, ayan oh. Oh, munti kang pa makabangga. Oh, ayan pa oh. Oh, 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 kain ta oh. Oh. Ayan oh. Oh, rat-rat oh. Oh, 'di ba? Oh, sige. Palo. Oop. Mga ganun-ganun pa. Oh, sige. Oh, ayan pa oh. Oh. Ba, mahawak pa. Oh. Oh, tira mo. Oh, walang pakialam oh. Oh. Oop, inulit pa talaga oh. Oh, tuwa-tuwa pa siya talaga sa kalokohan niya rin eh. Tingnan niyo ah. Oh. Naikipag ano, kabila-kabilaan, nananawid oh. Oh. Bike yan ha, bike. Oh. Sige. Oh. Kung makali ko, kala nyo, ano yun? Oh. Tinan mo? Oh ha? Oh. Oh, munti ka na. Oh, ayun, sumemplang. Oh. Oh. Oh, diba? Nagtitrip pa oh. Oh. Ano kayong pangalan nitong biker na to? Oh. Proud pa talaga siya ha? Oh. Ano masasabi nyo? Dapat dito, di ko alam kasi, Mantemyong, ikaw may alam eh. Pagdating ba sa ganito, meron ba silang liable sa ginagawa nilang ganyan? Diba? Meron nang bike lane, kahit sabihin na natin kulang-kulang ang bike lane, talagang gumigitna pa siya oh. Talagang nakikipagpatintero pa sa highway. Diba? Dapat to patawag to ng kung ano man ang pwedeng man rito pagsabihan to eh. Kasi pag ginaya to ng ibang mga bikers, mag-vlog-vlog na rin yung mga bikers, tas gagawa ng ganyan, tapos na aksidente, isipin nyo na lang, kayong nagda-drive, kayong may sasakyan, kayo yung nakabangga, pero siya ang may kasalanan. Pero dahil alam nyo naman, ang batas natin, di ba? Kahit pamali yung biker at nasa gasaan mo na disgrasya mo, ikaw ang makukulong. What the fuck? What the fuck? Diba? Anong klase tong taon to? Kala mo ang gamit niya big bike eh. Palipat-lipat pa talaga eh. Oh. Tinan nyo, may bike lane naman. Doon talaga siya sa gitna. Oh. Gempoy ang tawag nila dyan. Oh, isa pa yan. Tama ka dyan, INC. Nasisira yung imahe ng mga siklista natin. Oh, true, wag lang sa Senado. O, wag niyo patawag sa Senado. Siguro maganda 'to, alamin kung sino 'to para mabigyan ng pansin, 'di ba? Oh. Oh, 'di ba? Proud na proud pa siya sa ginagawa niyang pasingit-singit. Oh. Eh, biruin mo gaganyan ka? Anong trip 'yun? Oh. Hindi patas ang batas. Doon sa punto na yon, aagrihan ko kayo. Kasi nga, ikaw pa magkakaroon ng pagkakasala eh, pagka na-aksidente yan eh. Oh, parang alam ko to ah, sa Pasig to ah. Oh, parosaryo yata to ah. Ayos ah. Oh. Pabide eh, no? So, katinan natin mga kaeksena. Pinakita ko lang sa inyo at nananawagan tayo mga kapatid, mga kaeksena, sa kung sino man pong ahensya ng gobyerno o grupo ng mga siklista, paki-orient naman po ito, 'di ba? Baka hop gayahin 'to eh. 'Di ba? Yung mga nangyayaring mga motovloggers ngayon, ang dami, 'di ba? Tapos pinagagaya na yung mga ibang motovloggers kasi nga akala nila okay yung mga ginagawa nilang mga pagba-vlog pagdating sa kalsada kahit na mga kamote naman, 'di ba? Oh, ang tawag diyan democratic biking. Ganun ba 'yon? Ang tawag diyan demokrasya. Oh. Oh, makakaso reckless imprudence resulting in damage to property. Eh pag namatay, pag napatay yung ano, halimbawa, nasagasaan mo't na matay yung bisiklista. Oh.
'di ba? Butasan ng gulong. Oy, Egay, wag 'yun. Panood ko 'yun ha. Ma'am Judy Rose, maraming salamat po kanina ha. Grabe ano, violation of traffic in rules and regulation. Oli ka na, mga kaeksena, next tayo, kalma lang. O, tama yung sinabi nyo, Ma'am Victoria Flores. Hindi ko nga napansin eh. Wala na nga siyang helmet, wala pang safety gear, di ba? Tapos, ganun pa yung ginagawa niyang trip. Talaga naman, ang dami talagang pabida sa Pilipinas. Okay lang na maging pabida, pero ilagay sa lugar eh. Di ba? Huwag nyo na rin kaya isang pabidang senador. Hindi lang pala isa, ang daming pabidang senador eh. Easy. Di ba? Sa pag namatay, praise the Father. Easy. O, ito naman mga kaeksena, yung nagko-comment dyan. O, isang lalaki nagwala sa BGC. Eh, ito na. Ano nangyari, Papa Earn? O, nakatira doon ay pinagbabawal na Mel Jean Vlog at na Mama maraming salamat po Mel Jean Vlog at kay Ma'am Judy Rose de la Cruz. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh. Beltran Delen Jr. Ako direct lagi naka-helmet. Anong helmet yan? Baka ibang helmet yung sinasabi mo, ha? O, ito na mga kaeksena. Pakinggan natin itong mokong na to. Lakas trip din ito, eh. O, palibasa, humingi ng tulong saan. Itong tinatawag na bangag. Ito talaga yung bangag, literal. O, pakinggan natin paano naging bangag. Pasok! Nag-eskandalo ang isang lalaki sa labas ng isang bar sa Taguig. Banta pa ng lalaking nabistong nakadroga. Chachap-chapin niya ang mga kaalitan at ipakakain daw niya sa mga langgam. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ang daming kaso nun, nagbanta ka pa, detret yun ha. Di ba? Walang tigil ang pagmumura ng lalaking ito habang nasa loob ng kanyang pickup. Parang naalala ko si Pointless Man ah. 'Di ba? Hi Franklin Sabdin at taga San Mateo kayo. Hello po. O, tuloy natin, ha? Oh. Truck sa tapat ng isang bar sa Bonifacio Global City sa Taguig kagabi. Parang si Pointless Man. Kaya lang mas pogi naman tong diha makisa doon. 'Di ba? Ito pogi to, kalbo pero pogi, 'di ba? Yung ibang kilala kong alarming scandal 'yan, direct fine and imprisonment. Naku po, yari ka. Kaya lang mayaman daw siya eh. Bumabiyahe ka ng move it. Maganda ba kitaan diyan? Pasok mo nga ako. Charot. Kita sa video na ang ilang lalaking kaaway niya, pinapanood lang siya. Buti di ko nakasabay yan. Ang liit-liit ko pa naman. Grabe yung pinagsasabi, no? Pedro responde ang mga pulis sa lugar. Dapat tinawag natin dito si Bing Diesel eh. Easy. Diba? Si Bing Diesel ang katapat nito eh. Sino direk yung nasa Amerika? Hindi, yung Pilipinong Bing Diesel natin. Diba? Christian T-Vlog. Thank you po ah. Oh, wait lang po ah. Pero pati sila, napagbuntunan ng galit ng driver. Empleyado ka lang pala, ito na kabaktang ka. Pare, nakita mo to, mahal pa to sa buhay mo. Wow. Easy. Grabe yung tama nito ni Kuya, pati yung empleyadong sinasabi niyang enforcer ba to, o police. Mahal pa to sa buhay mo. Walang diyang hirap talaga ng mga ibang kababayan natin eh, no? Grabe ko mang alipuste eh. Si Bian Diesel na lang. Papansin lang yan. Hindi po siya papansin. Talaga pong may sapi. Ayon sa isang nagre-reklamo, tatlong araw nang binubuntutan ng 45 anyos na si Elmer Enriquez ang isa nilang kaibigan sa lugar. Mas pogi naman itong dihama kaysa kay Pointless Man. Kagabi nga, bigla na lang daw nagwala si Enriquez sa harap nila. Nung nakita niya yung kasama namin na isa na foreigner na babae,
nagbabad finger na siya kung ano na yung mga sinasabi niya na against sa amin, like parang kinagurse na yung pamilya namin. Natakot kami kasi baka mamaya meron siyang mga illegal firearms, di ba? Pwede kaming barilin na parang hindi namin alam kung ano yung meron siya. Ito ko sa mundo. Na seryoso ako. Kahit nasa harap na ang mga otoridad, wala pa rin tigil sa pag-eeskandalo ang lalaki. May kaya ako. May kaya, ikaw na may kaya. Talaga naman, oo. Oh. May kaya ako. O, oh, edi, sige. Pagdating mo sa kulungan, ano? Tirahin nyo yan, ha? Kaya kitang papatay kung gusto ko. Oh, dagdag kaso na naman yan. Sabi nga nila, di ba, manahimik ka na lang pag mga ganyan sitwasyon. Pag kuda ka pa ng kuda, madadagdagan pa yung kaso mo. Papakain ko kay salanggam. Pupunitin ko likod nyo. Pupunitin daw yung likod. Easy, easy. Ang tawag dyan, demokrasya. Papakain ko yung salanggam. Pupunitin ko yung likod nyo. Kaya, kung ninyong galitin ng anak, ha? Oh. Pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Ay, di wow. Ang tawag dyan, demokrasya. Papakain ko kay salanggam. Patay ka, lalo ka pang susulatan ng kaso diyan. Berlis wondering, salamat po ha. Wait lang at kay ma, kay Christian T Vlog, wait lang po ha. Sige na nga, ito na nga. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Wag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Tuloy natin. Cha-chap-chapin ko kayo. Nang cha-chap-chap sa harapan ng polis daw. Sige. Dito na napag-alaman ng tagig polis na nasa impluensya ang suspect ng illegal na droga. Yun lang. Ang tawag dyan, demokrasya. Kumalma kayo, mamaya tayo manunog. Nang alin? Nang channel. Tuloy natin. Nung kinukumpronta ng ating marshal at Ay! Pogi si sir. Kaya lang medyo ano si sir. Sir! Try nyo mag-gym tapos ano, let's drink out. Hi sir! Hindi cute siya. Yun lang ano, ano lang, malusog lang. Pero pogi, di ba? O agree ba kayo sa sinabi ko? Pogi si sir o. Maganda din yung kilay niya. Na ano ko sa kilay niya, na-amaze ako. Parang pangbabae yung kilay. Easy, easy. O bakit? Nakita ng ating marshal na nagsindi ng pinaghinala ang CBD or cannabidiol. O isang ating other form ng cannabis. Nakita pa natin yung mga ibang cannabidiol sa loob ng kanyang sasakyan. Kaya maganda nandito si Mantem yung meron tayong soon to be lawyer na pagbabasihan, di ba? Resistance of disobedience to a person in authority or the agents or such person. Thank you, Mantems. Tuloy natin. Nakuha mula sa suspect ang ilang gramo ng CBD o cannabidiol. Wow, ang taray! Sa bagay, may sasakyan nga pala. Sabi niya, mahal pa sa buhay daw nung enforcer yung sasakyan niya. Arte ka bukas. Isang uri ng marijuana na nasa 1,000 piso ang halaga. Inamin naman ni Enriquez na sa kanya ang droga. Proud pa talaga. At least ano, honest. Diba? Maruha Ebasco. Wow, ang ganda ng pangalan niya. Nagutom ako doon ah. Parang Maruya. Tuloy natin. Chongski. Ginagamit ko. Wow, proud talaga. Sigurado ako, pag nahimasmasan to at nalaman niya na yung pinagsasabi niya, nakita niya yung video, malamang niya nasa kanto na yan ng ano, ng reha, sabay, praise the Father. Naiisip ko pag nakita niya, yung kinuha mo, tinawa yung sarili mo dito. Proud ka pa. Ngayon? Oh,
Wala naman siya amat eh. CBD siya. Wala naman siya amat. Yang iya naman ako sa walang amats, no? What the fuck? What the fuck? Walang amats pa yan, ha? Love trip. Walang amats daw. CBD siya. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Gumagamit? At least. At least marunong mag-research. Hindi kagaya nung isa, hindi nag-re-research. Easy. Yung isang vlogger ni Kibuloy. Wag ho kayong maniniwala sa mga taong puro kwento o wala pong pinapakitang dokumento o ebidensya. Sinungaling! What the fuck? What the fuck? Meanwhile, tuloy natin. Buti pa to eh, no? Alam paano mag-research eh. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako. Love trip to. Pero depensa niya, hinamon daw siya ng suntukan ng isa sa grupo ng mga nagrereklamo, kaya niya sinigawan ng mga ito. Agad siyang pinasa... Sigaw ka ng... Oy, malakas yung volume niyo dyan! Daw dito. Hinahamon niya daw na suntukan pero nasa loob ng sasakyan. Ayaw bumaba. Hinintay niya lang yung mga pulis. Tasan ng mga pulis pero pumalag pa rin ang suspect. Under the law of God sa Bible. Ah! What the fuck? What the fuck? Kaya kung ninyong galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Kaya kung ninyong galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Naloko na. Patay tayo dyan. Nag-praise the father na. Oh, ang sabi. You cannot touch me. I am God. I am Jesus Christ. What the fuck? What the fuck? Easy. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Tatay ninyo si Lucifer. Tinalo ko na si Lucifer dito, ngayon. Easy. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Hawak ko ang kaluluwa niyo. Easy. Patay tayo dito. May kalaban na si Kibs. What the fuck? What the fuck? Naloko na po. Yako na. Ano ba naman 'yan? Dalawa na yung ating iaano. Naku naman. Yung isa may hawak ng vibrator, ito anong hawak nito? Tapos ang buhay. Oh, tuloy natin. Ang sabi niya. Anak pala to eh, no? You cannot touch me. Bakit? I am Jesus Christ. Oh. I am God in flesh. Mano sabi. I am untouchable. I am untouchable. Nakaposas. What the fuck? What the fuck? Woo! There's more fun in the Philippines. Ang saya-saya. Nasa kustodiya na ng Taguig Police ang suspect na mahaharap sa mga reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu. Ayan dyan, baka natauhan na siya dyan, no? Ang ambait, no? Siguro sabi niya, ano ba yung sinabi ko? Ano daw? Ito naman si Good Vibes TV o Under the Influence of Kibulo. Halika na! Type action! Next tayo, di ba, J-Pro? What's the gift? What's the gift? What's the gift?
untouchable, naka-bracelet ng ng posas. Ito mga kaeksena, isa na lang at pupunta na natin, susunugin natin at yung main topic natin. Kaya kalmaan lang natin mga kaeksena. Okay? Kung ready na kayo, tayo pa action at simulan na natin. Kagabi may nabanggit ako sa inyo about mga aso. Pero hindi ito yon. Kaya lang may ibang balita to. Yung sinasabi ko is doon sa lugar ng Morong Rizal about doon sa mga aso ha. Ngayon naman ito, from Davao. So merong isang lugar sa Davao na grabe. Butot balat na yung mga alagang aso dito na pabayaan na. Kaya naman, gusto ko mapakita sa inyo, lalo sa may mga alagang aso dyan at gusto mag-alaga, please lang po, kung kayo ay mag-aalaga ng aso, siguraduhin nyo po ang kaya nyo at responsable kayo. Kung gusto nyo lang mag-alaga ng aso dahil trip-trip nyo lang yun, nakikisakay kayo sa uso na maging per mommy, per daddy, tigilan nyo na po. Huwag nyo nang ituloy. Kasi kung hindi nyo kayang alagaan, wag na. Kesa magaya po sa mga ganitong klaseng aso. Kawawa naman, oh. Diba? O, tuloy natin. Ay, volume pala, volume. Mahina yan, sigurado. News 5 pa. O, ito na. Pakinggan natin to. Let's do this. Go, sa go. Nakakaawa ang sinapit ng 36 na aso sa Davao del Sur. Labing isa sa kanila ang namatay sa gutom habang butot balat na ang iba pa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Grabe oh. Buti buhay pa yung mga aso. Sobrang payat oh. Grabe naman. Sino ba may ano na itong mga aso to? Butot balat at halos wala ng balahibo ang nasa 25 asong ito ng datnan namin sa Digo City, Davao del Sur. Iniwan ang mga ito kay Nanay Teresita ng kanyang amo na lumuwas pa Maynila para magtrabaho. Kwento niya sa News 5, 36 panoon ng bilang ng mga aso pero namatay na ang 11 sa kanila dahil sa matinding gutom. Nagpapadala naman daw ang kanyang amo pambili ng pagkain. Ngayon may dog food na sila oh. Pero bakit umabot at tumantong sa ganyang klase ang kalagay ng mga aso, di ba? Ang nakakaawa talaga, ang sakit talaga tignan, lalo na sa mga may alagang aso dito, di ba? Oh. Kain. Yun nga lang, hindi raw ito sapat. Minsan naman 500, minsan 200. Yung allowance niya po, pinadala na lang po pagkain sa akin. Mangutang po ako ng tindahan para lang po mapakain ko sa kanila. Sino po yung mga dog lover, magpatulong po ako para lang po masalba namin yung aso. O ito, pwede doon tulungan mga kaeksena oh. Pero ako may tutulungan ako sa Morong. Sa Morong ako yung bala kong tulungan. Papakita ko sa inyo. Yung mga aso doon. Ang dami. 2,000 mga kaeksena. 2,000 ang aso ay naalagaan nila doon. Take note ha. Paano nangyayari yun? Marites, may tao sa ilalim ng table ko. Sariling alaga raw ng kanyang amo ang iba sa mga aso. Habang kinupkup lamang ang iba hanggang sa dumami na ng dumami. Naabutan namin ang isang animal welfare group na naghatid ng pagkain sa mga kawawang aso. Ang grupong Happy Animals Club naman na nakabase sa Davao City ang unang rumesponde sa mga aso. Nalaman daw nilang nakakaawang lagay ng mga hayop na magsumbong sa kanilang isang concerned citizen. Magpo-focus muna kami na maging healthy sila ulit. Sa ngayon, medyo payat pa at saka weak pa sila, so kailangan muna namin silang pakainin. Nagkasundo na raw ang grupo at ang may... Yung mga lalaki dyan, yung tingin nyo kay ate ha? May nunal yan, baka kapatid dyan ni Banatbay. Charot lang, joke lang ate ha, bibiro lang kita. May phobia kami sa mga may nunal. May phobia kasi kami sa may mga nunal dito. Oo, nilinaw lang namin te. Tali ng mga aso na sila na muna ang mag-aalaga sa mga ito. Ang grupo rin ang mag-aanap na posibleng mag-aampon o magiging bagong fur parent ng mga aso. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Okay, so mga kaeksena, yung sinasabi ko sa inyo, siguro kung hindi, basta pag nagkaroon ako ng oras, pupuntahan ko sa Morong yung mga aso. 2,000 daw yung mga aso, bukod pa yung pusa. Tapos, hirap din na pantustos. Kaya, try natin tumulong. Ngayon, kung gusto nyo nang sunugin yung channel na ito, mag-type action na kayo at sunugin na natin. Halika na, let's go! Once again! Once again! Once again! Ha 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 ha!
Oh, game! Ready na ba kayo? Konti lang to, mabilis lang, saglit lang, mabilisan lang to. At magbabasa lang tayo. Hindi tayo masyadong, hindi natin pahahabain to, okay? Hindi, wala na akong balak talagang, ano. Jones Kiko, salamat po. 71919 High B. Thank you po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Magalaw yung mic ko ah. Ayan, magalaw. Ngayon, mga kaeksena, sabi ko nga po sa inyo, hindi, wala na nga akong balak na sumagot pa. Wala na po talagang balak. Ngayon lang, may lilinawin lang pa ko. May lilinawin lang tayo at meron tayong susunugin. Okay? Sa mga nakapanood ng ating unang vlog patungkol dun sa mamang si 20 lawyers daw, yung vlogger na wag daw puro kwento, kailangan ebidensya. Siguro tinamaan, medyo parang kasi iniingan natin ng ebidensya, 'di ba? Ako pala iniingan niya, ako yung pakita ng pakita, ako yung sinasabihin niyang kwento ng kwento. Nag-post sa community. Okay? So, susunugin natin ngayon yung kanyang post sa community niya, okay? Direk, bakit umina boses mo? Umina ba? Hindi naman. Umina. O yan, okay na. O yan, okay na. So, eto na nga mga kaeksena. Mayroon siyang post sa community na i-correct din natin. Kasi, alam nyo ba, meaning ko sa inyo ah, kaya lang naman ako sumagot sa kanya at nagsabi ng, at nagtanong, nagkaroon ng argumento. Kasi mali nga yung sinasabi niya. Niloloko niya kasi yung mga subscriber niya. Ako pa yung nanloloko. Ako nga yung nagko-correct. Itinatama lang natin base dun sa mga nakasulat na dokumento na hindi po nagsisinungaling kung hindi ito'y nanggaling mismo saan? Sa Amerika. O ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon yung kanyang post. Okay? O, pakinggan nyo to. Ay, pakinggan. Basahin nyo to. O. Wag daw... Ano to? Paniwalaang kwento lang. Hindi daw korte ng Amerika ang nag-postpone sa kaso ni Pastor. Ano ito? Kwento? What the fuck? What the fuck? Pakilagay nga yung link Marites dito. Oh, pakinggan yung mabuti. Proceedings for the case were scheduled to begin on March 19 according to the court documents but have since been postponed to November 5 with U.S. District Court for the Central District of California acknowledging that the case was so unusual and so complex. Parang hindi niya yata naiintindihan kung ano yung pinost niya. What the fuck? At hindi rin yata naiintindihan kung ano yung mga pinakita kong dokumento kahapon. Maliwanag. Hindi ho ba? Okay. Ngayon, hiyang-hiya naman ako sa nilabas niyang dokumento. Isa po yan sa mga pinakita kong kasama doon sa dokumento na nagsasabing baligtad ang sinasabi ni Kibuloy. At sila ang alin? Na fake news at sila ang alin na fact check. Ano to kuya? Gusto mo lang may pakita na meron kang nilabas na dokumento kahit sablay? Ilulusot mo? Nakita nyo po yung link dyan? Pwede nyo i-click mamaya yan at makikita nyo ng buong-buo lahat nandun. Eto pa ang tanong. Naglabas ka ng dokumento, niwala kung saan yan nang galing. Niwala man lang yan alin. Sources kung saan mo nakuha. Niwala, ganyan lang. Ano isipin nyo dyan? Legit ba yan? Kinrap mo lang oh. Yan ba mismo? Yung pinagkunan mo talaga?
or kinrap mo lang yan para masabi mo na na-move. Hindi niya talaga naiintindihan yung ating pinapakita at pinapaintindi sa kanya. Ganun na siya kabulag. Ganun na siya kaano, kaingot. Paano mo nasabi, Direk? O, ito, papakita ko sa inyo. O, pakita ko sa inyo to, ha? Tingnan niyo mabuti. Okay? Ba't ikaw yan? Wait lang, kumalma kayo. Props lang yan. Pero ito talaga yon. O. What the fuck? Oh, makinig kayo, yung mga subscriber niyan, kung paano kayo niloloko niyan. Okay? Ano sabi dito? Oh. Sino nagsabi? US court sets new date for Apollo Quiboloy trial. Ako na nga ang nagsabi. Dalawang beses ko nang pinakita, binasa, nilagay sa ating content. Pero anong ginawa niya? Nagbubulag-bulagan. Anong ginagawa niya? Hindi niya pinakita. At ako pa ang hindi nagpapakita ng dokumento. Ngayon, nag-post siya ng ganito, feeling niya, tama pa. Oh, basahin natin. Kahit saan niyo po i-research, yung kinrap niya na ganyan, mapapaloob yan sa totoong dokumento kung anong tunay na nangyari. Kung bakit alin, kung bakit po, na move kung bakit naging November 5 yung schedule from March 19 to November 5. Susunugin ulit natin. Yan ang hirap sa'yo, sir, eh. Ako pa yung babaligtarin mo, ha? Oh, basa! Nakita nyo to, ha? Oh, published po to no December 14 at meron tong latest, yung pinakita ko no nakaraan. Ito lang, para mas lalong maintindihan nila, iba-iba na ang pinagkukunan ko ng reference, pero iisa lang. Nagigets nyo? So, ganon ka-legit yung pinapakita ko. Hindi yung kanya, wala nang ang author, wala nang ang link, wala pang kung saan kinuha, walang pangalan. Paano mo paniniwalaan yan? Eh, dito rin yan nakapaloob. Pakinggan natin. Ay, naku naman, naku naman. Oh, pakinggi. Ano pa natin, ha? Isumpa natin. Iyangya naman ako dun sa taong ano, may mga dokumento. Oh, asa na ako? Nababasa nyo? Oh, i-highlights natin muna to. U.S. judge has set a new date for the Los Angeles, California trial of Kingdom of Jesus Christ Church founder Apollo Quiboloy and several others, giving prosecutors and the defendants more time to prepare. Malinaw. Oh, palusot ka pa, ha? Popost ka pa, mali pa. In an order signed by U.S. District Judge Terry Hatter Jr., the court move the start of the trial from March 19. Anong nakasulat sa kanya? Anong nakasulat? March 19. Oh, kita nyo? Oh, pakinggan ulit natin to. Okay, basa direct. Oh, wait lang, nawala. Oh, March 19, 2024 to November 5, 2024 after U.S. prosecutor and defendants Pilina Salinas, Gia Kabaktulan, Marisa Duenas, Amanda Estopare, and Bettina Padilla Roses filed a stipulation regarding request. Brother Travelers, hindi ka marunong mag-research? Request, ha? Request. Nag-request po for continuance and finding excludable time periods pursuant to the speedy trial. Ayan yung sinasabi ko. Alam nyo sa Amerika, speedy trial doon dahil sila ay maraming naaakusahan at maraming kasama naaakusahan, kasama si Quiboloy, kaya sila humihingi ng alin, oras, time, o ng panahon para makapag-alin, prepara doon. So meaning, ang humingi ng pag-postpone o pag-antala ay yung kampo ni Quiboloy. Ano, mga bulag pa rin kayo? Basa, tuloy tayo. Oh.
Para ito po talaga mismo 'yun ha. Papakita ko sa inyo ng buo, okay? Andiyan yung link, puntahan nyo. The court said failure to grant the continuance would be likely to make a continuation of the proceeding impossible or result is a miscarriage of justice. Tignan nyo po yung pinapakita ko sa inyo ha. Detalyado po yan with number pa yan. Ito po ngayon mga kaeksena nakikita nyo dyan. Oh, tataas ko lang pala muna saglit. Wait lang. Baka sabihin nyo po hindi totoo yung sinasabi ko. Ito po oh. Wait lang. Asan na yun? Wait lang. Nawala. Ayan. 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 Ah, dito na tayo. Ayan oh. United States of America case number Chenilin at Chuchuchu. Ayan, order continuing trial date and findings regarding excludable time periods pursuant to Speedy Trial Act. Malinaw, di ba? Ano pang ipapalusot mo dyan? Ha? O, tuloy natin. Versus Apollo Carrion Quibuloy, defendants. Ayan ha, kompleto yan, no? Ayan ang mga data. Sasabihin pa tayo pa. O, the court has read and considered the stipulation regarding request. Request. Regarding daw saan? Sa request po. For continuance of the continuance of trial date, findings, excusable time periods pursuant speedy trial filed by the United States of America. Sinabi ko lang dito, ito na, ito yung mga pangalan na United States of America, Dependents Pelina, Salinas, Gia, Kabaktulan, Marisa Duenas, Amanda Estopare, and Bettina Padilla. Ito pa, para buong-buo na, para wala na siyang masabi, okay? Kung ano pang isasagot niya. Okay, ito po, basahin natin mabuti. Andito na po yung sinasabi niya, mga kaeksena. Ano yung pinost niya? Ano yung pinost niya? Ito, nakikita niyo po dito. Ito kasi yung gusto ipakita, oh. Ayan, oh. Oh. Court of the Central District of California acknowledging that the case was so unusual and so complex. Okay? So, dinadaan kasi tayo, ay kayo pala, kayo yung mga ano niya, subscriber niya, dinadaan niya kayo sa kala mo, pastor-pastor ang dating, wala naman palang alam. Oh, basa. Continuance of the trial date in this matter and provides good cause for finding of excludable time pursuant ay nang laging nandiyan nakapasok oh ay sorry mali hindi ko napakita oh ito yung binabasa ko ah oh mapakita ko ay sorry nakikita nyo ba ulitin ko continuance of the trial date in this matter and provides good cause for finding of excludable time pursuant to Speedy Trial Act basahin ko pa 18 USC N3161. The court further finds that the ends of justice served by the continuance outweigh the best interest of the public defendants in speedy trial. Failure to grant the continuance would be likely to make a continuation of the proceeding impossible or result in miscarriage justice, the case is so complex due to nature of the prosecution and the number of defendant that it's unreasonable to expect preparation for pretrial proceeding or for the trial itself within the time limits established by the speedy trial. What the fuck? Hindi niyo pa rin makaintindihan. Kasi nga ang dami po ng alin, 'di ba? Mga kasamahan na involved sa kaso. Kaya po ang sabi eh humihingi po ng kanilang pagkakataon makapagprepara. Tapos ang dami niyo pang pinagsasabing binabaluktot-baluktot ko daw. Eh ato ako nga itong may pinapakita. So ano na ngayon travelers? Praise the Father. Diba? Oh. Ano daw? Naiingit ata sa ginawa sa Bohol. GOTV, asan ka? Parang naiba ka ng landas dyan. So, mantem yung
Ayan, sa lahat ng gustong basahin at intindihin, andyan ang link, hindi po kagaya nitong post na to. At may nabasa nga ako, may nag-comment, nanghihingi ng link, hindi sinasagot. Bakit kaya? Ano kayang dahilan? What the fuck? What the fuck? Diba? Dito kasi mga kaeksena, oh, kinrap niya lang. Wala siyang pinakitang buod o yung pinagkunan. They ask for Sabi ni Mantem yung they ask for postponement because the dependent lawyers need to study the case and review all evidence to prepare for their defense. Ang simple-simple nga eh, Mantem yung eh. Hindi maintindihan nung vlogger na yun. Pinipilit niya pa talaga. Oh, ito pa, di pa pala ako tapos. Oh, para nabasa ko na din to. Ayan oh, maliwanag ah. Tuloy natin. Failure to grant the continuance will deny all counsel for defendants to reasonable defendants the reasonable time necessary for effective preparation, taking into account the exercise of due diligence and the time period of March 19, 2024 to November 5, 2024 constitutes a reasonable period of delay. So, sapat na po yung binigay. Yan na. Yan na po yung sapat na bigay sa kanila. Kaya nga sabi ni Kibuloy, di ba? Ano? Ay, sorry. Natakpan ko. Ito, ito. Dito po ako nagsimula ah, sa failure. Basahin nyo. Okay? So, napakalinaw mga kaeksena kung papaano man loko ng kanyang subscriber. Bakit? Tinamaan ka ba na hindi ka nakakapagpakita ng ebidensya na ako nagpapakita pero tinatago mo? Ngayon na nag-post ka, kumagat ka sa aking patibong. Nag-post ka pa talaga, eto pa yung pinost mo. Anong maiintindihan ng tao dyan? Paano paniniwalaan ng tao yan? Sige nga, saan mo kinuha yan? Kahit saan mo pa kinuha yan, papasok at papasok yan saan? Dito sa mga pinakita ko, sa mga binasa ko. GMA7, Mindanews, Philstar, at kung saan-saan pa, pare-parehas yan. Yung sa'yo, saan mo kinuha yan? Diba? Paliwanag mo nga. What the fuck? What the fuck? Hoy, Brothers Travelers, kaya mo pa? Kaya mo pa? Oh. Huwag ka kasing post ng post, tapos hindi mo pala alam yung pinopost mo. So, anong gagawin mo? Takbo ka dun. Praise the Father. What the fuck? What the fuck? 'Di ba? Na-fact-check pa nga sila eh. Dahil sa ginagawa nila eh, kahit si Attorney Claire nga eh, pinak-check sila eh. Bakit? Eh mali nga kasi. Huwag niyong nililito yung tao. Dito pa lang sablay na kayo. Sino sinungaling sa atin dalawa? Sumagot ka. Sino sinungaling sa atin dalawa? Ha? What the fuck? Oli ka na mga kaeksena, waste of time na patuloy niyan. Tapos yan mag-aaya ng debate. Yan ba ang aayain mo ng debate, yung ganyan? Walang kwenta. What the fuck? What the fuck? Oli ka na, type action na mga kaeksena. Promise, last na yan. At least, durug na. Gagawa na lang yan ng kung ano ng kwento. Easy. Ano pang aasahan nyo? Kung yun ngang mga evidence na sinasabi, ginawa ng kwento eh. Kung yun ngang mga pinakita ko, hindi pinakita eh. Tapos ito pa nag-post, ibali-mali pa. Diba? Oh. What's the gift? What's the gift? What's the gift? Diba? Halika ka na, simulan na natin yung ating main topic mga kapatid. Marites, are you busy? Pengingan ng gamot. Bakit? Sumakit ulo ko? Charot. Pengingan ulit ako nung ano, nung pang ano ni tita. Kumakati na naman yung ilong ko. Kasi. Oh, yung tubig, nabuhusan nyo ba yung, ayan ba yun? Nabuhusan nyo na ba? O sa mga hindi pa nagla-like dyan, palike muna po habang mag-take lang ako ng ano ng cream. What's the gift? What's the gift? What's the
Sorry po ah, nagpahid lang ako ng cream. Yan, kasi may ano ko, may allergy yung ilong ko. Pagka mga engot yung natatapik ko, kumakate yung ilong ko. Sorry po. So ito na nga mga kaeksena yung main topic natin. At talaga naman po meron tayong naging part 1, part 2, if I'm not mistaken, about sa naging topic natin dun sa secret deal, di umano, na talaga naman pong ako ay sobrang bumagsak ang aking respeto at although may paggalang pa naman po tayo, pero dito po sa mga nalalaman natin at ating pinagtagni-tagni na mga pangyayari, eh talaga naman pong paano nga naman gagawin ng China at magkakaroon ng lakas ng loob po talaga sila na grabe na po ang pambubuli. Ganun naman pa lang meron silang pinanghahawakan na meron naging kasunduan di umano ayon mismo sa China. Diba, Aubrey and Bermudez, kalma. Hello po, praise the father. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ang lakas yata nung ano ah, parang sabog. Bawasan ko lang yung kalma natin, sabog. O yan. Okay, so mga kaeksena, ngayon lamang po, kanina lamang pong umaga yata ito, ay meron na naman pong nakakainit na namang balita na kung saan binomba na naman po ng mga Chinese Coast Guard at kahit pangaharang at pagbangga na naman ng mga Coast Guard ng China at Militia Vessel sa ating resupply mission doon po sa ating mga kasundaluhan na nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Kung hindi nyo po pa napapanood yung aking naging content about Chaan, may part 2 na yata yun, i-search nyo lang po at hanapin nyo. Sabi ko nga po mga kaeksena, nakakapagtaka talaga naman po ano, nung una kasi pinagtatakpan ko pa eh, pasensya na po kayo. At nagawa kong sabihin na natin, humahanap pa talaga ako ng ebidensya na pwede po akong bumitaw na kay Duterte, kay Sara. Okay? At nangyari na nga po itong pagkampi nila o pag-ayo nila kay Pastor Kibuloy. So, nakakalungkot po, Rian Mendora, direct lahat ng nabanggit mo, akma kay Sara. Ganun ba? Okay. O, tuloy na natin. Ito. Papakita ko muna po sa inyo itong bagong video ng pambobomba na naman ng mga Chinese Coast Guard sa ating mga Coast Guard. Okay? At kayo na po musga, talagang hindi na ho katanggap-tanggap yung nangyayari habang yung presidente habang yung ating presidente ay naninindigan po at patuloy na ginagampanan ang pagpapalakas ng ating mga kasundaluhan at patuloy na pakikipag-usap ng sa maayos na paraan at pag-stand sa ating karapatan. Pero yung nakaraang administration po na sobrang tapang di umano na talaga naman pong puro mura ang aabutin mo na talagang kakatakutan mo at nagsabi pa na magje-jetski papunta doon ay hindi naman nagawa. At siya pa po mismo ang dahilan kung bakit nagkakaganito dyan sa West Philippine Sea. Dahil mismong si Harry Roque ang nagsasabi na may kasunduan sa China. What the fuck? What the fuck? Bebs, thank you so much. Huwag ka na ma-stress. Masisira ang ganda mo. Tapos na po. Di na natin papansinin yun. Sunog na eh. Gagawa na lang po yun ulit ng kwento niya at mga fake news niya para po magmukha siyang tama. Hindi niya ho kayang itama ang sarili niya. Di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pasensya na kayo ha. Nag-allergy yung ilong ko kaya pa na yung kamot ko ha. May allergy kasi ako. Easy, easy. O, tuloy ko na to mga kaeksena. Panoorin natin tong panibago na naman nilang ginawa sa mga Coast Guard natin. Ay talaga nakakagigil talaga. Anak ng mga animal talaga tong mga te. Oh, pasok.
Inagtulungan na namang bombahin ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard ang ating resupply vessel sa Ayungin Shoal. Hinarang, ginit-git at muntik pang banggain ng China ang ating bangka. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Alas 6 ng umaga kanina, makikita sa videong ito na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang delikadong pagtawid ng isang barko ng China Coast Guard sa harap ng Philippine Supply Vessel na Onyza May 4. Oh, wait lang. May pumasok, Brian Urbano. Alam niyo yung gantong ano? Yung ganitong tawag dito? Ganitong sagot? Yan ang madalas sinasabi ng vlogger. Oo. Ano daw ano sabi? Bias ang poll. Oh, talagang bias yan. I-channel ko to eh. Diba? Oh. Ewan ko lang. Ano daw? Oh, ano daw? Dapat si PBM tirahin mo siya, presidente ngayon. Engot ka ba? Ano titirahin ko? Bangag? Adik? Alin? Pulboron? Yun ba gusto mong gawin tirahin ko? Sige, titirahin ko. Maglabas ka ng ebidensya. What the fuck? What the fuck? Brian Urbano? Ha? Ayan o, sasabihin ko sa'yo, bias talaga yung poll na yan. Channel ko yan eh. Diba? Oh. O kung gusto mo sundin kita, sige, maglabas ka ng ebidensya. Meron ka? O kung wala, lumayas ka rito. What the fuck? What the fuck? Argumento mo wala sa bugi. Easy, easy. Diba? Sinagot naman kita. Sa sinagot kita, diba? O, paano ko titirahin yun? Gagayahin ko si Duterte. Gagayahin ko si Maharlika. May pulboron, may droga, bangag, ganun, adik. Tapos ano, walang ebidensya. Tanga ba kayo? What the fuck? Hindi nasagot ka tuloy. Ayusin mo kasi. Isko naman, oh. Bakit hindi? Hindi ka kasi nanonood dito. Kung alam mo kung ginagawa ko dito, hindi mo masasabi yan. Isko naman. Basic. Tuloy. Patungo sa Ayungin Shoal ang Onyza May 4 para magsagawa ng resupply mission sa mga sundalong nakatalaga sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Bandang... Isa pa, pagbibigyan natin. Deped yun, di naman siya presidente. Layo na sagot mo. Anak naman ng kubeta naman, oo. Ano bang sabi mo? Diba? Bias ang poll mo, wala bang ibang option? Sabi ko, bias to. Kasi channel ko to. Tapos sabi mo, dapat si PBBM tirahin ko. Diba? Siya po ang presidente ngayon. Nanonood ka ba ng balita? O ikaw ang bangag? Ha? What the fuck? Ang sinasabi mo, DepEd, DepEd. May connection nga kasi to. Sino ba si Sara? Sinong tatay niya? Sinong tatay niya? Oh, pikon daw ako. Ako pa yung naging pikon. Ganito talaga ako dito. Tingot. What the fuck? What the fuck? Nakita mo ba yung nakasulat dyan? Kabogera. Diba? Sa tingin mo, bakla ba ako? Itsura ko mukhang bakla, diba? Ano sa tingin mo gusto mong gawin ko? Mag-inarte. Natural, mang-o-okray ako dito. Ingot. Easy, easy. Sa inyo, moderator natin dyan. Alam na this. Walang kwente, argumento. Tanggalin na yan. Bye. Easy, easy. O, tuloy natin. Malamang siya rin yan eh. Praise the Father. Mga bulag. O, tuloy. Alas 7 ng umaga, reverse blocking maneuver naman ang ginawa ng China Coast Guard at muntik pa nitong mabangga ang ating bangka. Hindi dyan nakontento ang China. Mag-aalas 8 nang simulan nilang bombahin ng tubig ang mas maliit na Onyza May 4. Pilit umiwas ang ating bangka pero binuntutan pa rin ito ng China habang patuloy ang pambobomba nila ng tubig. Hoy RMS, huwag ka magsalita ng ganyan doon sa vlogger na yun. Wala ka ebidensya. Totoo ba yung sinasabi mo? Huwag kang magsabi ng ganyan, ha? Bawal yan. Yang si Brothers Travelers, may pending case pa daw yan ng estapa ng 2015. Psst, uy, huwag mong ano yun. Huwag. Mamaya, wala tayong ebidensya dyan. Okay? Tuloy natin. Oh, mahirap na. Hanggang sa malapitan ng inatake ng water cannon ng ating resupply boat.
Ilang minuto pa, makikitang dalawang barko na ng China ang pinagtutulungang bombahin ng tubig ang ating bangka. Oh, para sa mga basher na nanonood dyan na natatanga-tanga, anong connect nitong West Philippine Sea na dapat presidente? Bobo ba kayo? Hindi kinakikinig. Ito, connection niya kung bakit ko tinatopic at pinapakita dito. Unang-una, ipinapakita natin ito na namang isang marahas na naman na ginagawa ng China. Okay? At kasasabi ko nga lang kanina, yung presidente ho natin ay magkaibang magkaiba. Totoo naman, kay Duterte. Diba? Hindi man po nagpapakita ng pagmumura, ng pagiging matigas, na akala mo makikipag-away. Pero yung presidente ngayon, siya po ay naninindigan at pinagtatanggol talaga ang ating karapatan diyan sa West Philippine Sea. Samantalang yung dating administrasyon na inamin nga mismo ni Roque na mayroong secret deal at yon ang pinagbibigyan diin ng China na meron silang kausap at meron silang ka-secret deal. O, puntahan nyo si Harry Roque, siya tanongin nyo. Diba? Ang basic lang. Ngayon, anong connect kay Sara niyan? Alam natin si Lenny Robredo ay sablay nung panahon ni PRRD at kung ano-ano yung pinagsasabi. Pero, tatanungin ko kayo, hindi ho ba nakakapagbigay ng taas ng moral at suporta kung ang presidente, pati na ang vice-presidente, ay alin? Nagbibigay ng alin? Suporta sa ating mga Coast Guard, sa ating mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea. Kailan nagsalita si Sara? Kailan nagbigay ng papuri? Kailan niya binigyan ng pagpapahalaga etong mga ating mga Coast Guard, mga kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea? Na sila ay talaga naman po nakakaranas ng mga delikadong ginagawa ng China. Eh mas binigyan niya pa nga ng importansya at nagpunta pa sa rally ni Kibuloy. What the fuck? What the fuck? Naintindihan niyo na kung bakit 'yan ang tanong at bakit 'yan ang mga pagpipilian. 'Di ba? Naintindihan niyo? Mas pinili pa yung anak ng Diyos daw o Son of God. Inuna niya pa 'yon kaysa yung trabaho niya na maging vice president, inuna niya. IC Vlogs, maraming salamat po. Wait lang po ha. Okay? Baya, mga kataylong ko. Kasi nag-content pa ako ng tanga eh. Kaya ayun, kumati na naman. Pag tanga talaga kino-content ko, nagkaka-allergy yata talaga. Oh. Naintindihan nyo na? Oh, hindi pa rin. So napakalaking question mark lang, mga kapatid, mga kaeksena. Diba? Bakit? Anong meron? Anong meron? Ba't hindi ka makapagsalita? Ano ang naibigay ni Sara? Saan? Sa China? Bumati ng alin? Kung hay pa choy. What the fuck? Who I, he, she, honey, want you, lady, want you, ching 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 ching, want you, ring, want you, kong, kong, koy la, chiriri, kong, koy la, abo chiki. What the fuck? Oh, hindi ba? Oh, mas nakapag-effort pa nga siya. Nag-effort pa na magbati-bati diyan sa China na 'yan ng ganyan. Kasi kung halimbawa vice president kay, 'di ba? Oh, bilang isang vice president, ako ay ako'y humahanga at binibigyan ko kayong papugay sa inyong matagumpay at gatong trabaho, achu-chu-chu. Wala, bakit? Natatakot siya sa China? What the fuck? What the fuck? Oh. Gidak, salamat ulit. Ano, at gusto pa niyang maging DND secretary. Buti na lang, hindi siya doon nalagay. Kasi anong mangyayari nito? Diba? Biruin niyo, lantaran ha. Talagang sinasabi ni Harry Roque, pabalik-balik siya ng China, para daw sa benefits daw natin yun. Ha? Talaga ba? Yun ba yung nangyayari? Parang iba yung nangyayari dito eh. Diba? At kapansin-pansin nyo rin, anong sabi doon nung, kung babalikan nyo? Anong sabi ni Duterte? Diba? Anong sabi? Oh, yung sa nagkaroon tayo ng mga ibang base ng Amerika dyan, diba? Sabi niya, ang gusto yung palabasin eh,
sa Davao, wag daw tirahin kung magkagera. Tingnan nyo ka-selfness nung matandang yun. Di ba? So anong ibig sabihin lang nun? Doon ko nare-realize talaga na meron talagang agenda na hindi natin alam eh. Kasi kung ikaw, dati kang former president, di ba? At pagkatapos, alam ng buong mundo na kinaibigan mo yung China. Ngayon, ang sasabihin mo lang, wag tirahin yung Davao. Talaga? Hindi kayo napaisip nun? Mahal niya daw ang bansang Pilipinas. Makabayan daw si Duterte. Pero kung sakali magkakagera, sasabihin niya daw kay Xi Jinping, wag tirahin daw yung Davao. Kasi andun daw siya. Tapos ano sabi ng mga banatae? Lilipat daw sila ng Davao? O bakit? Pinapatunayan nyo, may kasunduan talaga kayo? What the fuck? Hindi, nagtatanong lang kami. Sa inyo lumabas yung anong yun eh. Salita na yan eh. Kaya nga, ngayon na nakita ko, parang pinagkakabit ko, oo nga naman, ano? Diba dapat ang sabihin niya, hanggat maaari makiusap siya bilang dating Pangulo? Diba dapat ganun ang marinig natin eh? Pero anong sabi? Oh, anong sabi? Wag mong tirahin niyang Davao kasi andyan ako. Diba? Oh. Anong palabas nila nun? Gera-gera. Oh. Ngayon naiintindihan niyo na, unawaan niyo. Oh. 'Yon yung presidente na may mahal sa may pagmamahal sa bayan. 'Yon yung presidente na Davao lang ang gusto niya, wag daw tirahin. Ang tawag diyan ay demokrasya. 'Di ba? Oh. So doon pa lang tapos ang usapan dito eh. Tapos yung anak pa ni hindi makabasag pinggan sa China. Ilang beses nang nagbibigay ng mga statement si Sara sa China. 'Di ba? Pansinin niyo. Dapat 'yan ang pag-resign ninyo. Gusto yung mag-resign yung presidente, hindi na nga maganda o gaga sa nahanap ng pwedeng maging kaalyansa para tayo ay kahit papano may mga hindi man natin sinasabing 100% na tayo tutulungan, at least may mga ibang bansa na nandyan po na nasa tabi man natin at handa pong sabihin natin kahit papano magbigay ng tulong, mayroong mga pagdating sa ekonomiya, pagdating sa pagpapa-upgrade ng kung ano man pong balak ng ating bansa, may mga bansa na kaalyado tayo. Eh si Duterte, anong ginawa? Diba? Puro ano? O hindi nga pala alis si Duterte, sabihin na natin, ano siya ano? Puro ano? Puro talk to the people. What the fuck? What the fuck? Diba? Eto ha, binanatang ko si Lenny Robredo, talagang sagad. Ginagawan ko pa ng mga funny video si Lenny Robredo. Diba? Pero kahit maepal si Lenny Robredo, at kahit sablay at sinasabing ang lutang, pero siya, nagpapakita siya ng pagiging aktibo. Yun nga lang sablay, yung paraan. Pero yung vice president natin, kahit sabihin mong DepEd Secretarian, vice president kay. Diba? Kasabihin, hindi kasi direct pang ano yun, pang ibang usapin na yun, pang presidente yun. Hindi yun ang ibig kong sabihin makialam si Sara. Hindi ko sinasabing makialam siya sa desisyon ng presidente. Ang gusto natin marinig, lalo na ako, na maramdaman man natin na merong pagtutol si Sara sa ginagawa niya ng, sa ginagawa ng mga Chinese sa ating mga Coast Guard. Yun ang pinupunto rito. Anong nangyayari? Puro alin? Praise the Father. What the fuck? What the fuck? Tapos ano pa yung madaling lagi sinasabi? Syukran. Ano ba yung syukran na yun? Salamat, Tariri N. Thank you so much. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, so kayo na po bahalang magdesisyon habang nangangati yung ilong ko. Si Duterte kaya di umalis ng bansa, walang invitation. Diba? Oh,
Rodolfo Ballesteros, di pala alis si Digong, at least palamura naman. Para tumaas ang moral, nagbabantay ng West Philippine Sea. Yun na nga yung sinasabi natin. Pwede naman siya magsalita na ako bilang isang vice president para marinig ng China. Di ba? Bilang isang vice president, mariin kong tinututulan at hindi ko pinapayagan ng ganitong klase ng ginagawang pagtrato sa ating mga Philippine Coast Guard. Di ba? Ah, thank you ba yung syukran? O yun, puro thank you lang. Puro thank you lang ginawa. Syukran. Ma'am, ano man sabi niyo na ano? No comment. Ma'am, ano man sabi niyo dito? Hi, syukran. Ma'am, ano pong masabi niyo dito sa ano na ganito? Thank you so much, syukran. Ano po? No comment. Di ba, William Torres? Maraming salamat, ha. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Thank you, William Torres at Marlene De Jose. Salamat po, ha. Okay? Tuloy natin. Oh, tingnan nyo ho kung gaano, sipin nyo ha, kung ang dala-dala nitong mga, itong vessel natin na to para mag-resupply. Halimbawa nga, bigas, pagkain, na pwedeng pag nabasa, masira. Mga hayop talaga eh. Diba? Sagad na hanggang buto ginagawa nun China eh. Kaya ang lakas ng loob nila, dahil dun sa sinasabing secret deal, na bawal na kumpunuhin at magdala ng kung ano-ano ang mga barko natin o bangka natin dyan sa BRP Sierra Madre. Ito na, babawasan ko na kung sabog yung kalma. Oh, binabawasan na nga, oh. Oh, yan na. Oh, tuloy natin, Marjo Villamor. Oh. May pagkakataon pang nakagitgita ng resupply boat ng Pilipinas ang China. Oh, kita nyo na yan? Diba? Habang patuloy ang pag-water cannon. Oh. Tensyong yan sa dagat. Arnold Lopez, less talk, less mistake. Hindi naman sa sinabing pagporkit hindi ka na nagsalita o nagsalita ka, eh, pagkakamali ka na. Ang gusto ho natin dito, eh, marinig ho yung kanyang stand o tayo doon sa nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ano ho bang stand niya dyan? Ang meron siyang stand kay Kibuloy. What the fuck? Oh. Ilan taon na to? Di ba pag upo pa lang ni PBBM, ayan na, nagaganyan na yung China. Thank you, critical thinking. Di ba, techie mind? Oh, bulag pa rin kayo. Ha? Nakakaloka talaga kayo. Oh, tuloy tayo. Magal ng isang oras at nagdulot ng malaking pinsala sa ating supply vessel. Oh. Ang Unaiza May 4 ay ang parehong sira, sasakyang pandagat na nasira dahil sa water cannon attack ng China noong March 5. Kita nyo yan? Makalipas ang isang oras, nakalapit ang isa pa nating barko na BRP Cabra sa Unaiza May 4 para tulungan ang mga sakay nito. Sa kabila ng mga pangharas, nakarating ang Unaiza May 4 malapit sa BRP Sierra Madre. Sakay ng inflatable boat, matagumpay na iniabot ng mga tauhan ng Philippine Navy ang mga supply. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa nilang resupply mission para mapanatili ang military presence at patuloy na protektahan ang ating soberanya sa ating exclusive economic zone. Oh. Pero sa isang pahayag, giniit ng China Coast Guard na tayo raw ang may paglabag, naghahamon at Ayan pa nga isang nakakatawa eh. Si Harry Roque, anong paliwanag ni Harry Roque dyan sa bangga-banggaan daw ng ano, pagdating dyan? Unang-una nga, claim nga natin yun eh. Diba, meron tayo sinusunod na alin? 9-9, tama. Correct nyo na lang ako ha. Di ko na maintindihan kung ano yung totoo dyan. Sinasabi nila eh. Meron pang 11-11. May 10-10 pa. Ang alam ko lang, 10-9 ba yun? Diba, isipin mo. Diba? Kung ang ating barko o bangka natin o coast guard natin ay nasa ating exclusive economic zone na binabaybay yung lugar ng diretso at papunta, biglang may sisingit sa'yo, biglang may bubuntot sa'yo, kailangan tayo yung iiwas, ganon. Nagigits nyo? Diba? O. Oh. Rina Cruz, direct, kinig lang kami dito. O, oh, sige, thank you. O. Oh.
Maraming benefits ang binigay ng China sa mga Duterte. Hanggang ngayon, alam ng China na tuloy-tuloy pa rin ang kasunduan nila panahon ni Duterte. Yun na nga, di ba? 11 dash line na. O, kita nyo? Di ba? Diyan, anong sabi dyan ng Vice Presidente? O kahit na lang, hindi niya man lang ba, sa sinasabi niya kasi palagi, iwas, ano nga, iwas pusoy nga eh. Hindi talaga kami nag-uusap ng dating presidente. Wala kami pinag-uusapan. Wala kami pinag-uusapan. If she doesn't say anything, it also means that she cannot do anything what the president wanted to do so. Sabi niya pa dati, nasusuporto natin si Apo BBM. Ang ginagawa niya? Anong suporta? Yung suporta ang ginawa niya doon sa rally. What the fuck? Kaya talagang sobrang ano, disappointed talaga at talagang ayaw ko na kay Sara talaga. Nakakaano lang, nakakapang sisi talaga. Nung pagsabi niya kay Kibuloy, nagbigay ng komento ng pahayag pagkampi, may Bible verse pa leche. Ay nako. Tuloy natin. Magawa ng gulo para masirang kapayapaan sa South China Sea. Pinanindigan din nilang legal at profesional ang ginawa nilang pagharang at pagtaboy sa ating barko. Oh. Ayon sa National Security Council, ang insidenteng ito ay patunay lang na walang kinikilalang international law ang China. Oh. Kasunod ng insidente... Isipin niyo yun ha. Sinabi ko na rin sa inyo, kapirasong papel lang at basura lang para kay Duterte. Former President Duterte. Basura lang. Kaya ngayon, sabi ko sa inyo noon, bago pa manalo si PBBM, ano sabi ko? Pag nanalo man si PBBM, kawawa. Bakit? Kasi ang dami niyang haraping malalaking problema eh. Kawawa yung presidenteng, kagaya ngayon, yung presidente natin, di ba? Mark Ramos is in the house. Musta po ang investigador ng Glory Mountain? Ayun, sunog. Sinunog ko na naman. O, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa kay Poging Mark Ramos, ha? Huwag nyo kalimutan i-subscribe to. Okay? Kung gusto nyo lang mga ka-video call, charot. Easy. Alam, di mo direct. Hindi, video call nyo yan. Hindi, charot lang. Subscribe nyo si Mark Ramos, ha? Mike Cervera. Sino pa ba? Lahat na makakabatas natin dito, Attorney Claire, Attorney Libayan, sila kayo, lahat ng mga nakikita nyo dyan sa taas, subscribe nyo yan, ha? Peperes Marasigan, maraming salamat. Okay? Oh, thank you so much po sa inyo. Tuloy natin. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Thank you po ha, from New York. New York! Oh, so, ituloy natin mga kaeksena ha. Oh. Makikipagpulong daw ang National Task Force on West Philippine Sea kay Executive Secretary Lucas Persamin at sa National Security Council para bumuo ng rekomendasyon kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang ating susunod na hakbang. Oh. Mariin namang kinundi na ng atin ito koalisyon ang anilay agresibong aksyon ng China sa ating mga barko. Hinimok nito ang pamahalaan na ipatawag si Chinese Ambassador Wang Shidian para humingi ng paumanhin sa nangyari o di kaya umalis na ng bansa. Kita mo, di ba? Hi, Mommy Granny. Wait lang po ha. Maraming salamat. Yung presidente natin, talagang lantaran, sinasabi na pag kailangan niya ipatawag, patawag. Diba? Eh, yung ano, yung Vice President, Xing Xing, Wong Xi, Hong Li, Fong Su, Xing Hai, Fong Lai, Wang Xiniming Xi, Abu Chikek. What the fuck? Di ba, Mami Granny? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Di ba? Oh, ito pa. Binanggit pa ni Rambo Tod. Ano daw reaction ni Robin dyan? Ito. Ang tawag dyan, demokrasya. Panis. Ano daw, Robin? Ang tawag dyan, demokrasya.
Ang tawag diyan demokrasya. Ang tawag diyan demokrasya. Ganon. Kasi pag walang demokrasya, sino magagalit? Kaya, kung ninyong galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng salimutan. Oh, matakot kayo. May vibrator. Shukran direct ang sasabihin ni BP. Tuloy natin. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, ngayon, ay, huwag kalimutan, may isa pang Poging Ramos na nanonood. Ayun! Salamat po Sir Robert Ramos at Rodney Gamad, okay? So, bago natin pindutin yung vibrator, charot lang. Thank you po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Thank you Sir Robert Ramos at Rodney Gamad. Thank you po. So, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakasagot sa aking katanungan, sa tingin ninyo, bakit kaya hindi kumikibo ang Vice President Sara Duterte sa harassment o pambubuli ng China sa West Philippine Sea? At ang sumagot ng 11%, kay Kibuloy lang sila may pakialam. At ang sumagot ng 6%, dead malang, may lahi kasi silang China. Abochikek. At ang sumagot ng 17%, praise the father. Diba? Beltran Dalen Jr. At ang nanalo sa ating live survey, BFF ata sila ng China dahil sa secret deal. What the fuck? What the fuck? Oh, okay. Just react. Maraming salamat po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, diba? Tawag dito. Rodney Gamad, direct pakahit naman ng Praise the Father from Los Angeles, California. Praise the Father. Okay. So, ang nanalo ay ang 66% malinaw. Okay. My husband and I fight ako from BBM siya Duterte and he listen always to Bukeke. Pero kay mag-aaway, ano lang po yan, pagdating sa bahay, bati-bati. Mahirap naman po kung sa labas ng Colombo matulog si Mister. Diba? Easy. So ito po ang aking masasabi mga kapatid dahil meron tayong magiging part 3 if I'm not mistaken dyan sa sinasabing secret deal. Kaya abang-abang lang kayo kasi nagre-research ako ng mga lumang video way back 2016 hanggang nung panahon ni PRRD. At kalma lang po kayo ng kapiraso dyan, abang-abangan nyo lang po. Ang masasabi ko lang mga kapatid, hindi ko po hinihiling na makialam si Vice President sa ating issue pagdating sa West Philippine Sea o sa pagdidesisyon. Ang nais po nating makita o marinig sa kanya ay yung pagtutol niya o yung kanyang ano ba ang istan niya pagdating dyan sa West Philippine Sea at sa ginagawa ng China. Malinaw sa malinaw pa, bukod sa ihi na malabo ng kunehong maputi, wala ho tayong naririnig. At na wala ho tayong nararamdaman sa kanya kundi alin na comment, syukran. Ano yun? Diba? So, yun po ang aking opinion na sana, dapat man lang malaman natin ang kanilang stand pagdating dyan. So, uulitin ko muli mga kaiksena, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo lahat ng sinasabi ko, bagkos aralin nyo muna at pag nilay-nilayan nyo, gamitan nyo ng critical thinking at saka nyo pag-isipan kung meron bang sense, tama ba o may point yung sinasabi ko. Okay, naintindihan po ninyo. Siyempre, hindi ko po hawak ang mga isip ninyo pero I will do my best para makapagpaliwanag at makapagpakita sa inyo ng mga nais kong ipunto
kung ano man ang aking kakayanan at sa abot ng aking makakaya. Hindi po tayo kagaya ng isang vlogger dyan, kahit na nakapang-Amerikana pa o nakapang ano pang tawag dyan, parang pastor na matalino. Marami siyang pinagdaanan, di tulad ko. Wala po akong pinagdaanan, wala po akong ibang talento, wala po akong kahit ano, simple lamang po ako at bobo ko. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat mga kaeksena at sa lahat ng mga bago po nating subscriber. Thank you so much at sa lahat din po ng mga datihan na natin at mga supporters natin. Maraming salamat po at sa mga OFW, mag-iingat po kayo. Happy weekend everyone, mag-enjoy po kayo. At wag lang kayo magpakakalasing, baka naguhubo kayo pag nalalasing, ha? Charot, joke lang. Parang ikaw yata yung direct, ha? Hindi ako yun, yung tropa ko lang. So, syempre mga kaibigan, magkita-kita po tayong muli. Dito lamang sa tambayan ng mga ex-senador at mga kabugera, ang nag-iisang direktor ng buhay ninyo, ang nagmamaganda, ngunit hindi nagmamagaling, sadyang maganda lamang at magaling sa inyong paningin. Ito po ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. God bless everyone and see you again tomorrow. Bye guys, love you.